si Troy sa kanilang hasyenda. Muling umusbong ang pag-ibig na dati nitong nadama kay Vienna, ang dalagang anak ng kanilang katiwala. Hindi iyon nakalampas sa pansin ni Tristan, kapatid ni Troy. Baliw sa puot at pagkamuhi si Tristan sa inaakalang pag-aapi ng kapatid at hindi alam ni Vienna na siyang gagamitin itong daan para saktan at pagdusahin si Troy sa madilim nitong balak na paghihiganti. Wala na ba kayong gagawin kundi magtalo? Malungkot na tanong ni Annie sa mga anak. Yumuko na lang ang nakababatang si Troy. Nagtagis naman ang mga bagang at tumiimang tingin ni Tristan sa kapatid. Masyado kasi pakialam merong anak niyong yan ma, si Tristan. Akala mo siya na lang palaging magaling kung makaasta. Nangangatwiran lang naman ang kapatid mo, Tristan. Wala akong nakikitang masama sa sinabi niya. Lalo nakadama ng lihim na puot si Tristan sa kapatid. Ganyan naman kayo palagi. Ako ang laging mali, siyang tama. Kitang-kita may kinikilingan kayo sa amin, mama. Napabuntong hininga si Annie sa tinura ng anak. Anak, nagkakamali ka. Pareho ko kayong anak at wala akong pinapaboran sa inyo. Hindi umimik si Tristan. Nagsimulang pangiliran ng luha sa mata si Annie. Hindi na nakatiis si Troy na hindi magsalita. Kuya, be reasonable naman. Malalaki na tayo para mag-away pa ng ganito. At huwag si mamang sitahin mo kapag nasusukol ka na. Ayaw mo kasing tumanggap ng pagkakamali mo. Ano bang masama sa sinabi kong ibabakasyon ko na muna si mama sa asyenda? Doon ay sariwang hangin ang malalanghap niya, hindi tulad dito. Sa tingin ko, yun ang kailangan ni mama para lumakas ng tuluyan. Nagdudunong-dunungan kang masyado. Akala mo lahat alam mo. Bakit? Doktor ka ba para malaman kung anong mabuti kay mama? It doesn't take a doctor para malaman yun, kuya. Huwag mo kong pandaran ng kai-English mo. Huwag mo kong ipare sa mga burgis na kaibigan mo. Basta para sa akin masyado kang adelantado. Pagkasabi noon ay mabilis nang nilisa ni Tristan ang silid ng ina. Mabilis namang nilapitan ni Troy sa kama ang mama niya. Ma, tahan na. Baka lalong makasama sa inyong pag-iyak. Pagpasensyahan niyo na lang ho si kuya. Tutuwid din ang pag-iisip ng taong yun. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kapatid mong yun, Troy. Naturingan pa namang panganay pero napakalayo na ugali niya sa'yo. Ma, sana ho iwasan niyo na rin ang pagkukumpara sa amin ni kuya. Lalo't nagkaharap siya. Lalo lang kasing isipin nyo nakakampi kayo sa akin. Totoo namang ibang-iba sa sa'yo, Troy. Magmula ng mamatay ang amo nyo. Sumobra pang masamang ugali ng kapatid mo. Intindihin na lang natin si Kuya Tristan, ma. Great loss pa rin sa kanya ang pagkamatay ni Papa. Kasi ngayon pa palang ang akala niyang kakampi niya sa bahay na to. Kaya siguro lalo yung nagre-rebelde. Napabuntong hininga na naman si Annie. Pinigil na sariling umiyak. Sana nga'y magbago pang kapatid mo. Mangyayari yun kapag naturuan siya ng leksyon. Huwag na nga muna natin yung isipin natin. O payag ba kayong dalhin ko kayo sa asyenda? Oo anak, gustong-gusto ko nga doon. Ang inaakala ko lang kung nandun ako, baka awayin ka ng awayin dito na kapatid mo. Sinong sasaway sa inyo? Baka sa halip na mapanatag ako'y lalo. Hindi mangyayari yun ma, dahil sasama ako sa inyo sa asyenda, ako mag-aalaga sa inyo doon. Pero, paano ang trabaho mo dito? Katatapos lang ho ng latest project ko ma, yung offer na bagong project ay pinasa ko nung muna sa panyero kong engineer din. Naisip ko kasing kailangan ko rin namang magkaroon ng break paminsan-minsan. Hindi yung puro trabaho na lang. Tama yan anak, ikaw lang nga lang ito masyadong subsub sa trabaho mo eh. Masigla na sabi ni Annie. Not this time ma, promise ko sa inyo from now on, I'll make it a point na makapag-unwind. Ipapasyal ko na kayo palagi. Maswerte ang babaeng magiging asawa mo anak, malakas ang naging pagtawa ni Troy. Wala pa nga ho ako nililigawan eh. Eh bakit nga ba? Huwag mo sabihin na dala ka na sa naging huling girlfriend mo. Si Crystal ang tinutukoy nito na nasilaw sa salapi kaya siya iniwan. Siguro nga ma, parang mahirap na magtiwala ngayon. Ayoko na hong magpaloko. Tumitig si Annie sa anak. Hindi mo palang siguro nakikita ang babaeng para talaga sa'yo, Troy. Kapag nakita mo na siya, pupusta kong pipaglalaban mo siya ng patayan anuman ang mangyari. Natawa si Troy. Mapapapatay pa pala ako kapag nagkataon. Eh di mas lalo nakakatakot yun ma. Nangiti na lamang si Annie sa tinura ng anak.
At sa sarili, lihim na nahiling na sana ay katulad din ni Troy si Tristan. Retired bank manager si Annie, bago pa man mamatay sa isang car accident ang asawa nitong Sir Romero, huminto na ito sa pagtatrabaho. Sakitin kasi siya. Dalawang anak nito na sina Troy at Tristan. Engineer si Troy, samantalang si Tristan isang college dropout. Mga bata pa lang ay kita ng pagkakaiba ng magkapatid. Si Tristan ay siyang matandang siyang lumalabas na black sheep ng pamilya. Sumulat sa pool ay may kompetensya na sa magkapatid. Ang kay Tristan ay kay Tristan lang, pero ang kay Troy, kadalasan napupunta pa rin kay Tristan. Bunso man si Troy, pero kadalasan ay siya pa rin ang palagi nagbibigay. Si Troy ang naging pet ng ina, si Tristan naman sa ama. Ngunit nang mamatay nga si Romero, pakaramdam ni Tristan ay nawalan ito ng kakampi. Noon, nagsimula ang pagre-rebelde nito. Puro sama na ng loob ang binibigay nito kay Annie. Kaya ang mahina ng katawan ng ina'y halos hindi na nahiwalayan ng sakit. Hanggang sa ang simpleng trangkaso ay lumala ng lumala. Kaya naisipan nga ni Troy na dalhin ang ina sa asyenda. Labis itong tinutulan ni Tristan. Ito na nga ang naging mitya ng dalawa. Pag-aaway na naman ang lingit kina Troy at Annie. May dahilan ang mahigpit na pagtutol ni Tristan. May lihim itong sarili lang ang nakakaalam. Tiaong Quezon. Abala sa pag-aayos ng asyenda ang mag-asawang Alicia at Berhel. Sila at tumatay yung tagapangasiwa ng asyenda Alcaraz. Magmula nang ipamanayon kay Annie nang mamatay ng mga magulang nito. Nang mag-asawa si Annie at kinailangang manirahan kasama si Romero sa Dasmariñas Village sa Makati. Kay Alicia na matalik nito kaibigan pinagkatiwala ang villa. Isang taon namang tumira sa Maynila si Annie. Ikinasal si Alicia kay Berhel. Isang mahirap na kawanilang ang mga magulang ni Alicia sa Hacienda Alcaraz. Pero hindi naging hadlang iyon para maging mga best friends si Annie at Alicia. Inay, bakit mukhang busy yata mga tao dito? Tanong ni Vienna, nag-iisang anak ni na Alicia at Berhel. Nakatira ito sa bahay ng mga magulang ni Alicia, nakaratig din ang hacienda. Paminsan-minsan ay bumibisita nga ito doon, tulad ngayon. Nandyan ka pala, wika ni Alicia na noon lang napansin ng anak. Hala, tumulong ka nga sa pag-aayos ng bahay. Darating si Annie ngayon. Kahapon nagpasabing magbabakasyon siya dito. May sakit pala si Annie. May tuwang kaagad na bumakas sa anyo ni Vienna. Inay, kasama ba ni Aling Annie si Troy? Oo yata. Anito na hindi nilingon si Vienna. Dahil abala sa pagpe-prepare ng pagkain. Eh, si Tristan ho. Abay, ewan ko. Siguro. Maano ngang huwag ka nang tanong ng tanong dyan? Manduhan mo na nga yung nagkakabit ng kortina dun sa sala. Oho, inay. Pumasok na nga siya sa sala. Nandun na nga ang ilang kababaihang tauhan din ng asyenda. O Vienna, nabalitaan mo ba? Kaagad na tanong ni Amanda pagkakita sa kanya. Kababata niya rin ito at kaklase noon sa elementarya. Ang alin? Ano pa, ito yung pagdating ni na Troy. Tingin niya nanunod yung tingin nito sa kanya. Ah, yun. Oo, may sakit daw kasi si Aling Annie eh. Kaya dito siguro magpapahinga. Eh di magkikita na naman kayo ni Troy. Pasaring panunudyo pa nito. Inungusan lang niya si Amanda at hindi sinagot. May basehan kasi ang panunudyo sa kanya ni Amanda. Magkababata nga kasi sila, kaya alam nitong buong buhay niya. Hindi maiwasan ni Vienna ang magbalik tanaw sa puntong iyon. Bakit ka umiiyak, Vienna? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Troy. Si Tristan eh, palagi na lang akong iniinis. Payatot daw ako sa kapangit. Lumapit sa kanya si Troy, inangat itong mukha niya at pinunasan ng kanyang luha sa pisngi. Tahan na, hindi naman totoo yun, huwag mo nalang pansinin ang kuya ko. Talagang magaling mambos kayo ni. Hindi ko naman siya pinapansin ha, siya itong lapit ng lapit sa akin. Pahikbihikbing katwiran niya. Hayaan mo't isusumbong ko sa mamat papa yun. O tumahan ka na. Tayo nilang dalawa maglaro, gusto mo? Kaagad na umaliwalas ang mukha ni Vienna. Sige, unahan tayong manghuli ng tutubi. Paramihan tayo ha? Natawa si Troy. Pinindot na naman siya nito sa baba na nakagawian na itong gawin sa kanya. Malapit ka na maging dalaga, panguhuli pa rin ng tutubi ang gusto mo? Umingo siya dito. Ay, hindi yata. Ayoko maging dalaga. Pwede ba yun? Hindi naman natin mapipigil yun. 10 years old ka na, ako naman ay 11. Hindi ba malapit na tayong maging dalaga at binata nun? Ikaw lang siguro, ako hindi. Di ayaw mo nang manghuhuli ng tutubi?
Gusto, syempre. Kahit naman anong gusto mo, gusto ko rin, di ba? Nangiti si Vienna. Ayan, mabuti ka pa, mabait. Hindi tulad ni Tristan. Dapat kasi ako maging mabait sa'yo kasi may hihilingin ako sa'yo paglaki natin. Kunot noong napatingin siya dito. Ano yun? Napakamot pa sa ulo si Troy. Hindi ito kaagad nakapagsalita. Liligawan kasi kita paglaki natin. Payag ka ba? Tila alanganin pang tanong nito sa kanya. May ibang bigla ang timpla ni Vienna. Hindi niya gustong sinabi nito. Kumari pa siya ng takbo pabalik sa villa. Ang kanyang ina ang unang hinanap niya. Kausap nito ang mama ni Troy sa hardin. Hindi na sana siya lalapit pero nakita na pala siya ng inay niya. Anak, bakit ka umiiyak? Nilapitan siya nito. Inaway ka na naman ba ni Tristan? Agap ng mama ni Troy. Nasaan bang batang yun? Hindi naman po si Tristan eh. Umiiyak na sagot ni Vienna. Sino? Bakit ka nga umiiyak? Tanong ni Alicia. Si Troy po, inay. Saglit po nagkatinginan ang dalawang babae. Si Troy? Anong ginawa sa'yo ng anak kong yun, Vienna? Sabihin mo, hindi ko kukonsintihin yun. Pahayag ni Annie. Kasi po, sabi ni Troy, liligawan daw niya ako paglaki namin eh. Nagtinginan na naman ang mga ito. Tapos ay nagtawa ng bigla, malakas. Halos maiyak na sa kakatawa ang dalawang ina. Lalo siyang naiyak, saka lang siya inalo ulit ng inay niya. Yun lang palang sinabi sa'yo ni Troy, umiyak ka na? Baby ba kasi ang anak mo, Alicia? Ang pilong anak ko? Nasa na nga bang Troy na yan at ang mapalo? Nakakubli lang pala noon si Troy sa isang puno. Ito ang kusang lumabas at lumapit sa kanila. O, nandyan ka pala. Halika nga dito, bakit mo pinaiyak itong baby natin ha, Troy? Hindi makatingin sa kanya si Troy. Eh, ma, sabi ko lang naman sa kanya, Juana, liligawan ko siya eh. Pero sabi ko naman paglaki namin. Pinandilatan ni Vienna si Troy. Tingin niya gusto pa naman siyang pagtawanan ng inay niya at ng mama nito. Uli-uli, huwag mo nang sasabihin si Vienna ng ganun ha, Troy. Opo, mama. O mag-sorry ka na sa kanya. Nakasimangot na si Troy nang tumingin kay Vienna. Nag-sorry nga ito, pero sa halip na tanggapin ang paumanhin, ay dinilaan siya nito. Marami ng taon ang lumipas pero hindi mabura-bura sa alaala niya ang pangyayaring iyon. Nakarating na ang mag-inang Troy at Annie sa asyenda. Nasa kusina si Vienna at nagliligpit kaya hindi na niya nasalubong ang mga ito. Abalang-abala siya ng isang tinig yung nagsalita mula sa kanyang likuran. Galit ka pa ba sa akin hanggang ngayon? Napalingon si Vienna, si Troy ang nagsalita. Hindi niya namalayan ang pagpasok nito sa kusina. Nang hindi inalis ni Troy ang pagkakatitig sa kanya ay siya ang unang bumawi ng tingin. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Busy lang kasi ako dito kaya hindi ko na kayo nasalubong. Saka nandun naman si nainay at itay. Kung talagang hindi ka nagalit sa akin, edi sasamahan mo na akong mamasyal sa hardin? Napalunok siya. Paano ba siya tatanggi? Bakit hindi? Kaya lang hindi ngayon. Kita mo tambak ang ginagawa ko. E di tutulungan na kita para mapadali. Aba wag! Pinigil niyang kamay nito na humawak iyon sa mauling na kaldero. Hayan, nadumihan ko na tuloy ang kamay mo. Hinagilap niya ang basahan at pinunasan ng kamay nitong naulingan sa pagkakahawak niya. Ang akala niya pipigilan siya ni Troy pero pinabayaan siyang punasan ng kamay nito. Hindi niya ito tinitingnan. Pumasok ka na kasi sa loob, madudumihan ka dito. Sa isang kondisyon, pagkatapos mo dito, sasamahan mo ko magpahangin sa labas. Ipinakita niya dito ang kanyang pagsimangot. Hayan ka na naman, namimilit ka na naman. Kasi gusto mo na naman akong iwasan, tinalikuran niya to. Kunwari ay pinunasan niya ang mesa. Bakit, may magagalit na ba sa'yo kapag nakita tayo magkasama? Gusto niyang mainis kay Troy kung ano-ano pa kasing sinasabi. Asiwang-asiwa na nga sa sitwasyon. Naisip niya salungatin na lang ito. Huwag mo nang piliting inisin ako dahil hindi na ako katulad ng dati na iiyak na lang kapag nainis. Hindi na po ako bata. Obvious naman eh. Ang ganda-ganda mo ngayon, Vienna. Daman niya naginit biglang kanyang muka. Kaya lalo niya yung kinubli kay Troy. Mali palang taktika niya. Iiba siya ng tema. Totoo bang may sakit ang mama mo kaya siya umuwi dito? Uy, iniiba niyang usapan. Sagot nito, inirapan niya to.
Oo, suggestion kong dumito na muna siya. Ako mag-aalaga sa kanya dahil bakasyon din ako ngayon. Kung ganun, matagal niyang makikita si Troy. May tuwang pumuno sa puso niya pero hindi siya nagpahalata. Kamusta ka na? Teacher ka na pala, sabi ng inay mo. Oo, dyan sa public high school sa bayan. Siya nga pala, bakit hindi niyo kasama si Tristan? Nang hindi niya narinig ang sagot nito'y nilingon niya. Nakasimangot na si Troy. Bakit hindi pa rin ba nagbabagong kapatid mo? Sinabi mo, mas lumala pa nga ka mo. Pinagpapasensyahan na nga lang namin siya ng mama. Hindi siya umimik. Bakit ba ayaw mo humarap sa akin? Bakit, may tinatago ka ba? Wala, kapag ikaw ang kaharap ko, wala akong matatapos sa trabaho. Parunggit niya. Nang lingunin niya ito, tingin niya hindi ito kumbinsido. Dahil pati mga mata nito'y nakangiti at waring nanunudyo. Maybe you're right. Sige, iiwan na muna kita. Pero babalikan kita kapag nakashower na ako. Kung madadatnan mo pa ako, bulong niya sa isip. Tiniyak na muna ni Troy na maayos ng kalagayan sa silid nito. Pinainom niya ito ng gamot at tinintay na makatulog. Sakalang niya ito iniwan, patay na ang ilaw sa sala pagbaba niya. Sa kusina siya nagtuloy. Nadat na niya doon ang inay ni Vienna. Bakit hindi pa ho kayo nagpapahinga? Gabi na. Ikaw pala, Troy. Akala ko'y tulog ka na rin. Magpapahinga na rin ako. Tinitinan ko lang kung ayos na dito. Gusto niyang itanong kung nasaan si Vienna pero nagdalang hiya siya. Naupo na lang siya sa isang silya doon. May kailangan ka ba? Gusto mo ba nang ipagtimpla kita ng kape o ng juice? Huwag na ho. Busog pa ho ako sa kinain ko kanina eh. Kamusta na ho kayo dito? Matagal-tagal din ho kami hindi nakauwi dito. Ano ho? Oo nga. 4 ba o 5 taon yata. Maayos naman ang yugan. Hindi binapabayaan ang itay berhal mo. Salamat naman ho. Talaga pong malaking tulong kayo sa amin, Inay Alicia. Nagkataon hong ibang linya ng trabaho ko. Kaya hindi ko mapangasiwaan ang negosyong iniwan ng papa ko. Si Kuya Trista naman, naku, napaka-irresponsable ho nun. Hindi pa rin pala nagbabago ang kapatid mong iyon. Kaya ho wala kaming maasahan doon. Sana ho'y huwag kayong magsawa sa pagtulong sa amin. Malaki ang utang na loob namin sa mga magulang mo, Troy, at ang mga magulang ko sa mga ninuno mo. Sa paglilingkod man lang ay makaganti kami kahit papaano sa inyo. Maiba ako, ikaw ba'y wala pang balak na mag-asawa ha? Natawa si Troy. Bakit ka naman natawa? Para rin ho kasi kayong si Mama. Walang inabatan yun kung hindi ang pag-aasawa ko. Ganun talagang mga ina, ang para sa kabutihan niyo ang lagi naming iniisip. Alam ko naman ho yun. Si Vienna ho, mukhang hindi pa rin ho nag-aasawa. Nangiti sa Alicia sa sinabi ni Troy. Naku, balak yatang magpakatandang dalaga ng anak kong iyon. Alam mo bang ayaw nun na magpapaligaw? Bakit naman ho? Pero ang totoo ay lumuksong puso niya sa tuwang hatid ng balitang yun. Ewan ko ba doon? Natatandaan mo ba noong minsang mapaiyak mo yun? Noon bang sabihin mong liligawan mo siya kapag malaki na kayo? Natatandaan ko ho yun. Pero imposible naman ho yatang hanggang ngayon ayaw pa rin niya mangpaligaw. Sa ganda niyang yun, bigla siyang naasiwa ng titigan siya ni Alicia. Inilihis niyang tingin dito. Ewan ko nga ba sa batang yun? Ah, tulog na ho siguro si Vienna. Ano ho? Malamang, maaga rin kasing magsitulog ang lolo't lola niya. Napakunot noo siya. Ang ibig niyo sabihin, hindi niyo ho kasama dito si Vienna? Hindi mo ba alam? Sa matandang bahay namin siya nakatira. Matatanda na kasi ang mga magulang ko kaya hindi pwedeng walang kasama. Pumapasyal-pasyal lang dito si Vienna. Ganun ho ba? Oo, pero ngayong bakasyon sa eskwela baka madala siya dito. Lalo pat naririto kayo ng mama mo. Lihim na namang natuwa ang puso ni Troy. Marami pa silang napagkwentuhan ni Alicia na umakyat ito sa silid ng mag-asawa ay nagpaiwan pa siya. Nagpahangin sa hardin hanggang hating gabi. Walang balak sa Vienna na magpunta sa villa pero pinasundo siya kay Amanda na kanyang inay. Ibig daw siyang makausap ni Aling Annie. Sa silid nito'y naghintay na nga ito sa kanya. Tsaka kung lalakas na kayo dito, sariwang pagkain pati hangin. Kaya nga dito ako dinala ni Troy. Nasa bayan nga pala siya ngayon at may pinabili ako. Oh, kamusta ka ba naman? Ang ganda mo ngayon, anak. Ayos lang ho, Aling Annie. Kahit papaano'y nakapag-aabot na rin ako kina inay at itay kahit na konti.
Mama Annie ang gusto kong itawag mo sa akin, Vienna. Si Troy nga, inay at itay din ang tawag kina Alicia, hindi ba? Tumangon na lang siya pilit na kinubli ang pagkaasiwa. Ako naman, heto at pahina ng pahina. Ewan ko ba kung bakit? Katakot-takot na gamot at vitamins na nga iniinom ko. Nagsusuka na nga ako sa lasa ng gamot. Ang sabi ho ng lola, hindi naman daw mainam ang palainom ng gamot. Sila nga ho nakakarao sa palaga-alaga lang ng kung ano-anong dahon at halaman at ugat. Totoo naman yun, parang ang gusto ko na rin tigilan ang pag-inom sa mga gamot ko. Subukan ko kayang magiinom din ng ganoon. Hayaan niyo ho't itatanong ko kay lola kung ano makakabuti sa inyo. Sige nga at, oh, haya na pala si Troy. May bisita pala tayo ma. Biglang kumabog na malakas ang dibdib ni Vienna pagkarinig sa boses nito. Lalo na nang humalik si Troy sa ina dahil nakaupo siya sa gilid ng kama nito kaya halos magkadikit sila ni Troy. Hindi naman ako bisita, kontra niya. Bahagya niya itong tiningala. Asiwang-asiwa siya lalo sa posisyong iyon. Nakatayo si Troy habang nakatunghay sa kanila. Oo nga naman pala. Oo ma, nabili ko na yung pinapabili niyong durian. Pinahiwa ko na kay Inay Alicia. Sabi ko ipakiakyat na rin dito. Nag-iisa na nga ho yun sa tindahang nabilhan ko sa bayan. Hindi ko talaga matikang amoy ma, natawang ina nito. Masustansya naman kahit ganun yun. Baka akala mo, subukan mo tikman. Ikaw Vienna, kumakain ka ba nun? Hindi rin ho eh, sagot ng dalaga. Kitam, kasi naman talagang hindi ka nais-nais ang amoy ma. Maiba ako, baka naman ho pwedeng mahiram sandali sa Vienna. Kagabi kasi pinagtaguan ako nito eh. Kumunot ang noon niya sa sinabi ni Troy. Aba sige na makapagkwentuhan naman kayo. Hindi na nakatanggi ang dalaga nang akayin siya ni Troy palabas ng silid. Paglabas nila ng pinto ay sinita niya ito kaagad. Nakakainis ka, bakit sinabi mo sa mama mo pinagtaguan kita kagabi? Talaga naman ah. Hindi oy, iningusan niya to. Sukat na matawa pa si Troy. May nakapagsabi na ba sa'yo na lalo kang gumaganda kapag sumisimangot ka ng ganyan? Marami na. Biglang napalis ang ngiti ni Troy. Hindi na pala akong una kung ganun. Sayang, akala ko pa naman marami akong first na maibibigay sa'yo. Maraming kahulugan ang sinabi nitong iyon. Gusto niya makatiyak kaya kahit mahirap, sinalubong niyang tuwid ang tingin nito. Nasa hardin na sila noon. Pakilinaw nga pwede. Ayoko nga, kung ano na lang pagkakaintindi mo sa sinabi ko, eh di yun na yun. Gusto na naman niyang mainis dito, naisip na lang niyang ibahin ang paksa. Ano ba talagang sakit ng mama mo? Tingin ko maputla siya. Lumungkot biglang anyo ni Troy. Sa trangkaso lang nagsimula yun eh. Wala naman daw makitang ibang doktor. Madalas si Kuya Tristan na nagdadala sa kanya sa doktor. Lalo na't lagi akong abala sa trabaho. Marami na nga raw siyang gamot na naiinom. Sabi ko eh. Natigil ang sasabihin ni Vienna na makita nilang binubuksan ni Mang Berhel ang mataas na bakal ng gate. Pumasok ang asukal na kotse. Humintuin malapit sa kinatatayuan nila ni Troy. Nagkatinginan ang dalawa. Nakita nilang lumabas mula sa sasakyan si Tristan. Ang laki na pinagbago mo ngayon, Vienna. Ang ganda-ganda mo na pala. Bungad sa kanya ni Tristan. Tingin niya wala itong nakaligtaang sipatin sa kanyang katawan. Nabastusan siya sa ginawa nito pero hindi siya nagsalita. Anong ginagawa mo dito? Si Troy. Seryoso ang anyo nito. Halatang kagad na may namuong tensyon sa pagitan ng dalawa. Masama bang nandito ako? Gusto ko rin magbakasyon eh. Bakit? Bawal ba dito? Nakita ni Vienna ang pagtitimpi ni Troy. Nagtataka lang ako. Sa umpisa pala kasi ayaw mo na dito sa asyenda. Tanda ko'y bundok pang ang tawag mo sa lugar na to, hindi ba? Bigla naman yatang naibang tono mo't magbabakasyon ka pa kamo dito? Ano bang pakialam mo? Nasaan bang mama? Nang hindi sumagot si Troy ay nagsalita ang dalaga. Ah, nasa itaas siya sa kwarto niya. Tinignan pa ng pagalit ni Tristan si Troy bago sila tinalikuran. Nang makalayo nito'y saka nagsalita sa Vienna. Hindi pa nga siya nagbabago. Mag-ingat ka sa kanya, Vienna. Hindi ko gustong ginawa niya pagtingin sa'yo kanina. Masarap sa pakaramdam ang dating ng sinabing iyon ni Troy. Nagpapahiwatig yun ang pag-aalala sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi na naman niya ako kayang paiyakin tulad noon. Saka nandito ka naman para pagsumbungan ko, hindi ba?
kung sakali ba ipagtatanggol mo ko sa kapatid mo? Kung mali bang ginawa niya eh. Anong gagawin mo? Susuntukin mo siya? Gusto lang niyang malaman kung paano siya ipagtatanggol nito. Oo, kahit kuya ko siya. O kahit na sino pa, basta't may ginawang hindi maganda sa'yo. Baka mapatay ko. I mean it, Vienna. Napatitig si Vienna dito. Hindi niya inaasahang marinig yun mula kay Troy. Nakipagtitigan ito sa kanya. Hindi niya matiyak kung tamang nababasa niya sa mga mata ng binata. Pati ba damdamin nila ay magkasangga? Nanatiling magkahina ang kanilang mga mata sa loob ng ilang saglit. Vienna, kasunod noon ay ang paghaplos ni Troy sa isang pisngin ng dalaga. Habang pasalit-salit ito ng tingin sa kanyang mga mata at labi. Gusto niyang pumikit ng mga sandaling iyon at hintayin ang susunod na gagawin pa ni Troy sa kanya. Magaling! Isang sigaw ang pumutol sa paglalakbay na sana ng kanyang isipan. Napaatras siya palayo kay Troy. Napaka-romantic na eksena. Pampelikula ah. Pasarkastikong sabi pa ni Tristan. Papalapit na ito sa kanila. Minsan pang dumilim ang anyo ni Troy habang nakatingin sa papalapit na kapatid. Ipinatatawag ka nga pala ng mama sa itaas. Sabi nito patungkol kay Troy pero sa kanya nakatingin. Partikular sa gawing dibdib niya. Gusto niyang kalmutin ang mukha nito pero nagpigil siya. Halika na, Vienna. No, ikaw lang pinatatawag. Huwag kang mag-alala, akong bahala kay Vienna. Di ba, honey? Pinatigas niyang anyo ng mukha para ipakita rito ang galit siya bagamat hindi nagsasalita. Ako ang nagsama kay Vienna dito, kaya ako rin na magbabalik sa kanya sa bahay. Tayo na, Vienna. Hinawakan siya ni Troy sa braso, pero hinarang ni Tristan ang paghakbang niya. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Tanungin mo sarili mo, dapat ka bang pagkatiwalaan? Naningkit ang mga mata ni Tristan. Bakit? Girlfriend mo na ba yan? Pag-aari mo na ba sa Vienna ha? Galit na sabi nito habang dinuduro ang kapatid. Mas matanda ka sa akin kaya hindi kita dapat patulan, sagot ni Troy sa kabinalingan ng dalaga. Halika na Vienna, baka naiinip na ang mama. Mabilis na inakay palayo ni Troy si Vienna. Duwag ka naman talaga, habol na sigaw pa ni Tristan. Kailan mo ba ako natalo ha? Humanda ka, Troy. Aagawin ko si Vienna sa'yo. Tignan ko lang kung may magawa ka. Duwag! Duwag! Malakas ang ginawang pagtawa ni Tristan pero tuloy-tuloy lang silang pumasok sa bahay ni Troy. Pagdating sa loob, pinigilan siya ng binata sa paglakad. Ako na humihingi sa'yo ng paumanhin, Vienna, sa inasal na kapatid ko. Bakit ganun si Tristan ngayon? Parang ibang-iba na siya. Parang natatakot na ako sa kanya, Troy. Huwag mong pansinin ang sinabi niya, saka nandito naman ako. Hindi ba sinabi mo yun? Hindi ako papayag na may mangyari sa'yo, Vienna. Tandaan mo yan. Pagpapalakas loob na sabi ni Troy. Troy? Pinigil nitong sasabihin na sana niya, dinikit sa labi niya isang daliri. Later, Vienna, maaga pa para pag-usapan natin ang tungkol sa atin. Marami pa akong gustong patunayan sa'yo. Puntahan na natin ang mama. Nang gagapin nito ang isang palad niya, hindi siya tumutol. Kapit kamay silang umakyat patungo sa silid ng ina nito. Hindi ko gustong pagdating dito na kapatid mo, Troy. Hindi na ako mahihiyang sabihin yun kahit nakaharap si Vienna. Wala ho kayong iintindihin sa akin, wika ng dalaga. Ako rin, mama. Hindi ko gustong pagpunta ni Kuya Tristan dito. May kutob akong manggugulo na naman yun dito. Bahagya siya tinapunan ng tingin ni Troy. Waring sinasabi ng mga mata nito na ilihim na nila ang nangyari sa ibaba. Vienna, nakakahiyamang sabihin pero aaminin kong nahihirapan na talaga akong swituhin ang anak kong yun. Talaga ho yatang may naliligaw sa bawat pamilya na isang tulad ni Tristan, aling ani. Mama, Vienna, hindi ba sinabi ko'y mama ang gusto kong itawag mo sa akin? Makahulugan ang tingin sa kanya ni Troy nang tingnan niya ito. Mama pala, nakangiti na rin si mama ani. Ano ho bang sabi ni kuya ma? Titigil daw ba siya dito? Oo raw, pero nagpaalam sa akin aalis ng daw sandali. Hindi sinabi ko saan pupunta. Ipagsalin mo nga ako ng tubig, Troy. Parang naninikip na naman ang dibdib ko. Liban dyan sa durian ay gatas lang naman ang iniinom ko. Si Tristan pang ang nagpainom sa akin. Pinainom ni Troy ang ina, pagkatapos ay nahiga na ulit ito. Inintindi niyo na naman sigurong anak ninyong yun. Sabi ko naman ho sa inyo, huwag niyo na lang siyang pagpapapansinin.
Ang inaalala ko kasi baka dito pa kayo mag-away. Nakakahiya sa makakakita. Hindi ko na lang ho siya papatulan, ma. Ipanatag niyo ng loob niyo. Siya nga ho, aling ma. Mama pala, baka makasama pa sa inyo. Ganun na lang ang gagawin ko. O baka gusto niyo tikman yung durian. No way, ma. Sa totoo lang, kanina ko pa gustong lumabas ng silid niyo. Nangangalisaw-saw dito eh. Nagkatawa na sila na magtakip ng ilong si Troy. Mama, bababahan na ho muna ako. Tutulungan ko ho ang inay. Sasamahan ko na muna si Vienna, ma. Sige, ako naman ay iidlip lang sandali. Nang humalik si Troy sa ina, tinignan siya nito pagkatapos. Waring inuutos na humalik din siya. Naasiwa man ay tumalima siya. Ginitian naman ni Mama Annie ang dalawa. Pagkuhan ay lumabas na nga sila ni Troy. Huwag na huwag kang kakain ng durian ha. Bakit naman? Basta malalasahan mo yun kapag may humalik sa'yo. Pakiramdam niya nag-blush siya pero sinikap niyang makabawi. Yun lang pala, walang hahalik sa akin no? Tumigil itong bigla sa pagbaba sa hagdan. Pinigilan din siya. Kung hahalikan kita ngayon, pakiramdam niya lalo dumagsa ang dugo sa mukha niya, binilisan niyang pagbaba. Subukan mo, pag hindi isinumbong kita kay Itay. Malakas na tumawa si Troy. Hinabol siya nito. Sumbungera ka rin pala hanggang ngayon. Inungusan niya ito tinakbuhan, nauna siya sa kusina. Oh, saan ka ba galing, Vienna? Kanina pa kita hinahanap ah. Bakit humihingal ka yata? Tanong ni Aling Alicia. Oo, wala ho inay. Namasyal lang ho kami inay. Singit ni Troy, nasa likuran na pala niya ito. Haya na ho ulit si Vienna. Aakyatin ko lang ulit ang mama sa itaas. Oo, dumating nga pala si Tristan. Nakita niyo ba? Nagkatinginan sila ni Troy. Oho, sagot nito. Tumango lang ang inay niya, tinuloy ng paghihiwa sa gulay. Bago pa umalis si Troy ay dumikit ito sa dalaga at bumulong. Masarap akong humalik. Ayaw mo talagang subukan? Pinandilatan niya si Troy. Tinulak niya ito palabas ng kusina. Pagbalikwas niya ay sinalubong siya ng waring nanunod yung tingin ng kanyang ina. Bakit niyo ho ako tinitignan na ganyan, inay? Wala, may napupuna lang kasi ako kagabi pa. Naliligaw ba sa'yo si Troy? Ang inay! Hindi ho! Hindi tuloy niya ito matignan ng tuwid. Pero nakita niyang pangiti ni Aling Alicia. Ano naman ang kinakahiya mo sa tinatanong ko? Wala naman siguro masama kung maliligaw sa'yo si Troy. Meron ho, inay. Alangan ako sa kanya, hindi ba? Ang anak na ere. Si Troy ay katulad ng kanyang ina. Mayaman pero mababang loob. Ewan ko lang yan si Tristan. Pagkarinig sa pangalang iyon ay biglang sumulak ang kanyang dugo. Pilit na lang niyang winawaksi ang nangyari. Hindi ho ako nililigawan ni Troy, inay. Yun ho ang totoo. Hindi pa, pero kung liligawan ka ba? Ewan ko ho, biglang nanudyo ang tingin ng ngiti ng inay niya. Huwag mo sabihing iiyak ka ulit tulad noon. Ang inay, nangiinis pa, pagmamaktol ni Vienna. Pwera biro anak, hindi ako tututol kung si Troy ang magugustuhan mo. Natitiyak kung ganun din si Annie. Hindi na lamang siya kumibo, pero may bahagi sa puso niya na humihiling din na sana ngay ligawan siya ni Troy, na mahalin din siya nito kahit na hindi kasing tindi ng lihim niyang pagmamahal para rito. Ang lihim na pagtangi niya sa binata ang dahilan kung bakit isa man sa mga naliligaw sa kanya ay wala siyang sinagot. Kinabukasan na nang mabalitaan niya ang nangyaring pag-aaway ni na Troy at Tristan. Gabi raw kasi nangyari yon, ayon sa kwento ng inay niya. Ang dahilan, may inuwi raw babae si Tristan sa villa. Di umano ay girlfriend daw nito. At mukhang pakawala pa. Indecent kung manamit. Napatunayan niyang totoo nga palang sinasabi ng ina na dalhin niya sa veranda ang juice na pinapatimpla ni Tristan. Naalaswaan siya ng madat ng halos maghalikan na si Tristan at babaeng nakakandong parito. Halos talop na ang mga katawan sa suot. Dali-dali niyang inilapag sa misita ang tray at nagbalik na sa kaagad sa kusina. Santisima! Napakahahalay nila, inay! Nakita mo na? Kaya nga ganun na lang ang galit ni Troy kagabi. Kung hindi pa umiyak ng todo si Annie, baka hindi napigil ang dalawang yun. Mantakin niyo namang kulang na lang ay, sus Mar Joseph talaga, hindi na nahiya. Huwag mo nang pag-aksayahan ng laway ang dalawang yun. Dalhin mo na yung almusal ni Annie sa kwarto. Oho, inay. Inabutan niya si Troy sa silid ni Mama Annie, nabigla siya sa itsura nito. Puto kasi ang kilay at labi ni Troy.
Pinakain nila si Mama Annie na walang imikan. Magari ng mga mata nito dahil siguro sa kakaiyak. Nang nasa labas na sila na si Lid sa kanya, kinausap ni Troy. Nabalitaan mo na siguro nangyari kagabi. Tumango siya. Sinipat niyang namamagang bahagi ng mukha ni Troy. Namamaga pa ah. Dapat malagyan niya ng yelo. Teka, kukuha ako. Salamat kung pwede sana ipakadala mo na sa silid ko. Tumango siya at bumaba na nga para kumuha ng yelo. Napapasigaw sa sakit si Troy sa tuwing dinadampi ni Vienna ang bulsa de yelo sa mukha nitong namamaga. Bakit kasi pinatulan mo pa siya? Hinayaan mo na lang sana. Parang nagsesermon na wika ng dalaga. Hindi ko na matiis eh. Hindi na niya ginalang ang bahay na to. Pati ang mama ko'y nilapastangan pa niya. Anong akala niya dito sa bahay na to, motel? Paano kung ikaw naman ang napahamak? Kita mo ngang nangyari ngayon sa mukha mo. Pinigil bigla ni Troy ang kanyang kamay na may hawak na bulsa de yelo. You care? Nakangiting nakatitig na sabi nito sa kanya. Inungusan niya to. Ganyan ka na nga kung ano-ano pang sinasabi mo dyan. Diniin niya ang yelo sa kilay nito. Aray naman, bulalas ni Troy. Itinikom ba kasi ang bibig mo? Hindi binitaw ng lalaki ang kamay ng babae kahit na anong hilang gawin niya. Inalis nito ang yelo sa kanyang kamay. Napapitlag talaga siya nang bigla nitong hinalikan ang palad niya. May mainit na tila kuryenteng nanulay sa kanyang katawan. Nahigit niyang paghinga. Troy, kahit na gaano ng bugbog pang abutin ko, basta't ikaw ang mag-aalaga sa akin, okay lang. Isang haplos mo lang tsak na gagaling na kagad ang pasako. Namumulang natawa na lang siya. Ilang beses na nga ba niyang pinangarap ang tagpong tulad nito? Ah, hindi na niya mabilang. Pero ngayon, inapatunayan niyang mas masarap pala sa pakiramdam ang realidad kaysa sa pantasya lang. Pero mas mainam siguro kung sa halik mo pagagalingin ang mga pasa at sugat sa mukha ko. Nanunod yung bulong nito. Kung dagdagan ko kaya ang pasa sa mukha mo, gusto mo? Masaya ka? No, paismid na tura ni Vienna. Natawa si Troy, itinigil ng paghalik sa palad niya pero hindi yan binitawan. Paano kung ang Kuya Tristan kung humalik sa'yo, papayag ka ba? Baka pukpukin ko siya ng yelo, lalo tong natawa. Natawa na rin siya, hanggang unti-unti nang tumigil si Troy. Tumitig sa kanya. Kidding aside, Vienna, kung halikan ba kita, magagalit ka? Napalunok siya, iniwas niyang tingin dito. Ano bang klaseng tanong yun? Bago pa niya naisip ang isasagot, inaramdaman na niya ang labi ni Troy sa kanyang labi. Tila may biglang naghabol ang daga sa dibdib niya. Sa umpisa ay banayad lang ang dampi noon sa labi niya. May pagkakataon pa siyang tumutol kung gugustuhin niya. Pero nang ibukan na niya ang bibig para magprotesta, ay mabilis na idiniin ni Troy ang halik. Unang halik sa una niyang pag-ibig. Paano nga ba niya mitatatawa ang sinisigaw ng kanyang puso? Hindi na niya alam kung paano siya natutong tumugon sa halik ni Troy. Hindi lang mga labi nila ngayon ang magkadikit, pati ang kanilang mga katawan at braso'y magkalingkis na rin habang nakaupo sila sa gilid ng kama ni Troy. Bravo! Fantastic! Tila siya binuhusan na nagyayalong tubig. Mabilis siyang kumala sa pagkakayakap ni Troy. Akala ko ba'y ayaw mong gawing motel ang bahay na to, ha? Magaling kong kapatid? Nanguuyam na tanong ni Tristan. Nakatayo na to sa may bukas na pinto. Bakit nga ba hindi nila parehong namalaya ng pagbukas nito ng pinto? Alam na niya kung bakit. Huwag mo pa akong piliting ulitin ang nangyari sa atin kagabi, Kuya Tristan. I see, ibig sabihin ikaw lang may karapatang gawing motel, ang bahay na to't ako'y wala. Hiyang-hiya siya sa usapang iyon, umakma siyang tatayo, pero mahigpit siyang pinigilan ni Troy sa braso. Huwag mo kaming ipares sa inyo ng babae mo, iba kami ni Vienna sa'yo. Dahil naglalaro lang kayo ng apoy, kaya tsak na sa impyernong bagsak nyo. Iba pa bang tawag dyan sa ginagawa nyo, ha? Kung naghintay pa siguro ako ng konti, baka higit pa dun ang naabutan ko. Sayang, nagpayuku-yuku na lang siya sa panliliit siya nadarama. Puro kamunduhan ang nasa utak mo. Ibang nasaksihan mo sa amin ni Vienna. Kinalikan ko siya. So what? Paraan ko yun ng pagpapadama na mahal ko siya. Pero hindi ako katulad mo na habang humahalik sa babae, kung ano-ano kademonyohan ang naglalaro sa isip. Sa simbahan ko gustong dalhin si Vienna, hindi sa impyerno, niintindihan mo? At lalong wala kang mapapanood kahit tinanghali ka man ng dating dahil hindi ko maatim na gawin yun sa babaeng mahal ko hanggat hindi ko pa siya pinapakasalan. Hindi mo ko katulad. Pagkasabi noon ay mabilis na tumayo si Troy at sinugod si Tristan. Patulak nitong inilabas ng kapatid at pagkatapos ay pininid ang pinto. Nagbalik ito sa dalaga,
Pero sa halip na tumabi sa kanya na upoy lumuhod dito sa harapan niya, kasabay ng paggagap sa dalawa niyang palad. Huwag kang pasisiguradong madadala mo nga sa simbahan si Vienna, Troy. Mabilis akong dumiskarte sa'yo. Duwag! Isang malakas na pagsipa sa pintong ginawa ni Tristan. Saka nila narinig ang yabang nito papalayo. Napailing na lang si Troy. Troy, totoo ba yung mga sinabi mo? Kandautal na tanong ni Vienna. Bakit? Hindi ka ba naniniwalang mahal kita talaga? Balik tanong ng lalaki. Pero matagal na tayong hindi nagkikita. Pagpapatuloy nito, umalis sa pagkakaluhod sa harapan niya si Troy. Upo ulit sa kanyang tabi na hawak pa rin ang mga kamay niya. Natatandaan mo yung sinabi ko sa'yo noon. Naliligawan kita kapag laki natin. Totoo yun sa loob ko. Inaamin ko lang ligaw din naman ako sa iba. Ang totoo, may naging girlfriend din akong isa. Pero hindi kami nagtagal. May pagkukulang siya at may pagkukulang din ako. Later ko na lang naisip na nasa akin palang mas malaking diferensya. Palagi ko kasi siyang kinukumpara sa'yo. Hayo, nung may makitang mas matabang isda, iniwan na lang ako. Pagtatapat ng binata. Ang ibig mo sabihin, noon pa man ako na ang mahal kita noon pa. Ikaw ang pinaka-importanting dahilan ng pagbabalik ko dito sa Hacienda, Vienna. Gusto ko na magkaroon ng pamilya. Gusto ko nang bigyan ng mga apo si mama. Walang ibang babae na gusto ko maging ina ng mga anak ko kung hindi ikaw, Vienna. Nakakapanikip din pala ng dibdib ang biglaang dating na sobrang tuwa. Walang sukat masabi si Vienna. Naisip na lang niyang magbiro. Pakakasal na agad tayo, hindi mo pa nga ako nililigawan. Kailangan pa ba yun? Nahalikan na nga kita dyan, kantsaw ni Troy. Basta, igawan mo na muna ako, git niya. Sige na nga, pero siguraduhin mo lang na oo ang isasagot mo sa akin, ha? Aba, ang gara mo naman, hindi ka pa nga naniligaw, naniniyak ka na kaagad. Baka kasi maagaw ka pa sa akin. Napalis biglang tuwa niya, nahalinhanan ka ba? Bigla niyang naalalang banta ni Tristan. Troy, natatakot ako sa kapatid mo. Ilang beses na siyang nagbabanta. Huwag mong intindihin ang banta nun. Magkakamatayan muna kami bago kanya makuha sa akin. Kaya nga gusto ko sanang makasal na kaagad tayo para lagi kang nasa tabi ko't nababantayan. Huwag na muna, Troy. Ayusin na muna natin ang alitan niyong magkapatid. Isa pa, mahina pang mama mo, diba? Palakasin na muna natin siya. Lumuwang ang pagkakangiti ni Troy. Ibig sabihin niya sinabi mo, mahal mo ko't payag ka ng pakasal sa akin? Wala nang bawian, ha? Ito po, oh, ang kulit. Di ba sabi ko, ligawan mo na muna ako? Eh di ligawan at mabilis siyang siniil ng halik nito sa labi. Kahit na anong tulak niya, hindi niya ito maawat. Hindi na siya makahinga pero ayaw pa rin siyang tigilan ni Troy. Sakalang tumigil ng siguro, kapusin na rin ito ng hangin. Isang tanong, isang sagot. Pakakasal ka ba sa akin o hindi? Seryosong tanong ni Troy. Ang kulit talaga. Napapailing na sambit ng dalaga. Ayaw mo, ha? Dinaklot nitong harapan ng suit niyang blouse. Inumpisa ang alisin ng pagkakabotonis nun. Troy! Oo, hindi. Mabilis ang kamay nito, talagang hindi na nagbibiro sa gustong gawin. Oo na, nakakainis to. Natatawang niyakap siya ng mahigpit ni Troy. Nagtapat kaagad si Troy sa mga magulang nila. Wala namang tumutol. Natuwa pa nga si Aling Alicia at si Mama Annie. Sa wakas daw ay nagkatuluyan din sila. Sabi pa nga ng mga ito, pumayag naman si Troy na sa Disyembre gaganapin ang kasal nila. 6 na buwan pang preparasyon nila. Nung una'y ayaw talaga nitong pumayag, napakatagal naman daw. Pero sa bandang huli, nagpahinuhod din ito ng kasintahan. Magmula nga raw ng araw ng kanilang pagkakasundo, ay halos hindi na magkahiwalay sina Troy at Vienna. Gusto naman niya ng dalaga dahil nababantayan siya ng lalaki. Talaga kasing natatakot niya kay Tristan. Panay nga ang iwas niya dito. Pero dumating ang puntong hindi na niya ito naiwasan nang minsang kinailangan ni Troy na lumuwas ng Maynila na iwan siya sa villa. Namili sa bayan ng inay niya at pinagmaneho naman ito ng kanyang ama. Si Amanda ay naglalabas sa likod bahay at si Mama Annie ay namamahinga sa silid nito sa itaas. Sa kusina siya nasukol ni Tristan. Sa wakas, nagkasulo rin tayong dalawa. Hep, huwag ka masyadong mabilis. Hinarang siya dito ng tangka inyang lumabas sa likurang pintuan. Paraanin mo ko, Tristan. Bakit? Ano bang iniisip mong gagawin ko sa'yo? Wala naman ah. Gusto lang kitang kausapin at tulibatiin sa nalalapit yung kasal ni Troy. Masama ba yon? Bakit nga ba ako pasisindak dito? Naisip niya. Nagbalik siya sa kinaupo ang silya. Hindi siya nagpahalatang kinakabahan. Anong pag-uusapan natin? Sumandal ito sa may lababo at pinasadahan siyang tingnan. Kitang-kita niyang malisyoso nitong tingin. Hindi niya yun pinansin.
Ang ganda-ganda mo talaga ngayon, Vienna. Nakakabaliw ang ganda mo. Salamat, sagot niya kahit hindi bukal yun sa loob niya. Bakit nga pa palagi ako nauunahan ng Troy na yon? Hindi siya sumagot kahit alam niya sagot sa tanong nito. Alam mo, kung akong pakakasalan mo sa halip na si Troy, mas mapapaligaya kita. Hindi mo lang kasi alam kung paano ko di kita ng mga babae eh. At humalakak pa to. Gusto niyang kilabutan si pinagsasabi nito. Sorry, si Troy lang talagang mahal ko noon pa man. Alam ko kung bakit, dahil madalas kitang inisin at payakin noon, hindi ba? At si Troy ang laging taga-alo mo. Hanggang doon lang ang kayang gawin ng gagong yon, Vienna. Kumawala ang galit niya rito, pero pinili pa rin niyang magpakahinahon. Marunong magmahal si Troy, pero ikaw hindi yata. Doon ka talo na kapatid mo. Yan ang akala mo, Vienna. Mas masarap akong magmahal sa kanya, Vienna. Bakit hindi mo ko subukan? Binirahan niya ng tayo. Hindi na siya hinarang nito, pero nagpahabol ito ng salita. Just in case na magbagong isip mo, hipag, puntahan mo lang ako sa silid ko, ha? At tumawa pa ito na akala mo'y nababaliw. Inilihim niya kay Troy ang pag-uusap nilang yun ni Tristan. Ayaw niyang isuong ito sa away. Alam niyang aaway nito si Tristan sa sandaling malaman ang pinagsasabi nito sa kanya. Hindi niya gustong maulit ang pagbabangga ng dalawa. Kaya nang dumating si Troy kinahapunan, masaya niya itong sinalubong. Nakayakap at nakahalik ito kagad sa kanya. I miss you, sweetheart. Sus, parang maghapon lang tayo naghiwalay eh. Ang tagal nga nun ano? Ikaw ba, hindi mo ko na-miss? Na-miss din. Puntahan na natin ang mama sa itaas. Kanina pa tanong sa akin yun kung dumating ka na. Mamaya na, pahalik na muna ulit. Gusto ko yung matagal na matagal, yung halos hindi na tayo makahinga. Sige na, ungot nito. Mahiya ka nga dyan kung may makakita sa atin. Maano naman yun, alam naman nilang ikakasal na tayo. Kahit na, naisahan siya nito. Nasalisihan siya kaagad ng halik sa labi. At gaya nga ng gusto nito, hindi na halos siya makahinga nang tigilan siya. Now, puntahan na natin ang mama. Inungusan na lang niya ito nang akbayan siya. Vienna, akitin mo nga sa kwartong mamaani mo, utos ni Aling Alicia sa anak. Bakit ho, inay? Basta, bilisan mo na, kinakabahan ako eh. Oho, nagtataka man ay sumunod na rin siya. Naabutan nga niya si mamaani na habol ang hininga. Tubig, Vienna, bigyan mo ko ng tubig. Dali-dali siyang nagsali ng tubig sa baso, pinainom niya ito. Unti-unti naman itong nahimasmasan, unti-unti ring bumalik sa normal ang paghinga nito. Ano bang nangyari sa inyo, mama? Ewan ko ba, basta nalang naramdaman kong hindi ako makahinga. Kumain lang naman ako na konti. Si Tristan pa nga ang nagakyat ng pagkain ko. Siya rin ang nagsubo sa akin eh. Nasa likod na pala niya ang kanyang inay. Hindi rin ito nakatiis na maghintay si ibaba. Ano nangyari? Naabutan kong hindi makahingang mama, inay. Pinainom ko siya ng tubig. Kamusta ng pakiramdam mo ngayon, ani? Medyo mabuti na. Baka naman masama sa akin ang gatas. Hindi kaya? Sa tuwing iinom ako noon ay pinaninig pa na ako pagkatapos ng paghinga. Nagkatingin na naman ginang Vienna at Alicia. Kung makakasama sa'yo, edi sana'y sinabi na sa'yo ng doktor mo, wika ni Alicia. Kung sa bagay nga, hay nako, iba na pala talagang tumatanda. Baka hindi ko na maabutan ang apo ko sa inyo ni Troy, ha? Baling ni mama ani kay Vienna. Ang mama naman, huwag nga kayo magsalita ng ganyan. Oo nga naman, ani, maraming apo pang makikita mo kina Troy at Tristan. Huwag ka nga mag-isip ng kung ano-ano, isipin mong gagaling ka. Sana nga, nasan nga pala si Troy? Nandito ako ma, nag-shower lang ho ako. Lumapit sa kanila si Troy. Humalik ito sa sariling ina at sa magiging biyanan. Si Vienna ang huling nalikan ng binata. Mukhang nagkakwentuhan kayo ah. Sabi ko kasi sa kanila, baka ako hindi ko na makita ang apo ko sa inyo. Pakiramdam ko kasi pahina na ako ng pahina. Ma, ano ba kayo? Saway ni Troy. Nagbibiro lang ako, iho. O mukhang bihis kayo ah, may lakad ba kayong dalawa? Iahatid ko sa school sa Vienna ma, duty na raw ho siya sa enrollment nila. Si Troy, ganun ba? Anito. Huwag na lang kaya Troy, bantayan mo na lang ang mama dito, mungkahin ng kasintahan. Aba, hindi. Sige na, lumakad na kayo. Anong ginagawa ni Alicia? Kami na lang ang magkakwentuhan dito. Nang hindi kumilos sa magnobyo ay muling nagsalita. O ano pang hinihintay nyo? Are you sure ma? Paniniyak ng anak. Oo sabi eh, pababalikin ko na lang ho agad si Troy ma. Sige ho. Paalam ni Vienna, umalik ulit sila sa mga ito saka sila umalis. Ano sa palagay mo Alicia? Saan? Hindi ba talagang mahal na mahal nilang isa't isa?
Bagay na bagay sila ano, ngumiti si Alicia sa kaibigan. Naupo siya sa gilid ng kama ni Annie. Oo nga, maswerte ang anak ko sa anak mo. At maswerte rin si Troy ko kay Vienna mo. Napabuntong ininga pa si Annie. Alam kong pagpapahirap sa loob mo ngayon, Annie. Si Tristan, hindi ba? Minsan pa itong humugot ng malalim na hininga. Hindi ko na alam kung anong gagawing pagsweto sa anak kong yun, Alicia. Alam na ba nila? Si Tristan, naipagtapat mo na ba sa kanya ang totoo, ha, Annie? Umiling ito. Hindi ako nagkalakas na loob, lalo nang makita kong pagbabago ng ugali ni Tristan habang lumalaki. Baka hindi magandang ibunga sa kanya kung malalaman niya ngayon ang totoo. Baka lalo lang silang mag-away ni Troy. Pareho ko silang mahal, Alicia. Hindi totoong iniisip ni Tristan na si Troy ang paborito ko. Hindi totoo yun. Napakahirap nga ng sitwasyon mo ngayon. Gustuhin makitang tulungan, hindi ko naman alam kung paano. Ginagap ni Annie ang isang kamay niya, pinisil iyon. Napakalaki na nang naitulong mo sa akin, Alicia. Magmula pa noong mga bata pa tayo. Sa ngayon, sapat na sa akin nandito ka palagi sa tabi ko. Hanggang kailangan mo ko, Annie. Ngumiti ito sa kanya. Alicia, tulungan mo ko magdasal na sana'y humaba pang buhay ko. Gusto ko pang makita ang mga apo ko. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Noon pa man ay lagi ka nang kasama sa mga dasal ko. Pinangiliran silang pareho ng luha at nagyakap silang magkaibigan. Last day ng enrollment ni na Vienna, sinundo siya ni Troy kinahaponan. Pero hindi sila kagad umuwi, namasyal pa sila. Inabot na sila ng dilim kaya sa labas na rin sila naghaponan. Walang sandaling malungkot sa Vienna basta kasama niya si Troy. Palabiro kasi ito kaya masayang kasama. Ano kaya kung hindi kita iuwi ngayon? Tanong ng lalaki. Pauwi na sila noon sakay ng kotse nito. Aber, at saan mo naman po ako dadaling kung hindi mo ko iuwi sa amin? Si Vienna. Sa langit, saan pa? Hindi. Sa Maynila. Ang daming hotel doon. Inirapan niya to. Akala ko ba sabi mo hindi mo ginagawa sa isang babae ang bagay na yon hanggat hindi mo pa siya pinapakasalan? Sinabi ko ba yon? Nagtaka pa si Troy. Opo, noong mahuli tayo ng Kuya Tristan mo sa kwarto. Ah, natatandaan ko na. Sinabi ko nga pala yun noon. May ito noon at ang oras ay 10:45 ng umaga, hindi ba? Ang galing mo naman. Bakit pati yun alam mo? Siyempre, isa yun sa memorable na araw ko eh. Memorable? Taas kili na tanong ng dalaga. Yap, nang araw na yun kung unang nahalikan ng first love ko. Noon din ang first admission ko ng mahal na mahal ko siya, natitiyak akong first love rin niya ako at lalong first kiss niya yun. Natawa siya. Gusto niya sabayan ang pagbibiro nito. Aber, at paano naman po kayo nakatiyak na first kiss ko ngayon? Malay mo ba ako nagpahalik na ako sa iba noon? Nope, sure talaga ako kasi obvious na hindi ka pa sanay humalik noon. Aminin mo na kasi. Pinamulahan ng mukha ang nobya pero ayaw niyang patalo dito. Bakit? Expert ka na bang kumilatis ng babae pagdating doon? Siguro ang dami-dami mo ng babaeng hinalikan na no? Hindi naman, hindi ka nagkakamali. Sumimangot siya, nakikipagbiruan siya pero siya palang unang mapipikon. Uy, nagsaselos ang sweetheart ko. Naniwala na ma'am na marami akong nahalikan. Hindi totoo yun. Sinabi ko na naman sa'yo yung isa lang ang naging girlfriend ko, diba? Malay ko sa'yo. Sukat na itigan ni Troy ang sasakyan sa gilid ng daan. Nasa bahaging talahiban pa naman sila at sila lang ang kasalukuyang pumapasada. Bakit may inihinto dito? Nagtatampo ka kasi. Hindi aalisin kong tampo mo. Halika nga dito sa tabi ko. Troy, paandarin mo na to. Nakakatakot dito. Tingnan mo ang dilim-dilim at wala pang tao. Nang hindi siya tuminag ay itong tumabi sa kanya. Aminin mo na muna ang first kiss mo yun. Saka naniniwala kang dalawa lang talaga kayo nahalikan ko. Saka bali wala yung isa dahil ikaw lang talagang gusto kong halikang babae sa tanang buhay ko. Ang OA nito, oo, naniniwala na ako. Umalis na tayo dito. Natatakot talaga ako. Please. Anduwag mo naman. Lumipat na nga si Troy sa driver's seat. Maya-may umandar na nga ulit ang sasakyan nila. Inihatid siya ni Troy sa bahay ng lolo at lola niya. Umakyat ito sandali pero nagpaalam din kaagad. Inihatid nitong babae sa may tarangkahan sa ibaba. Old style pa rin kasi na matandang bahay nilang yun. Hindi siya nakatanggi ng pagdating doon ay hantakin siyang bigla ni Troy sa dilim. Umungot ito ng halik. Baka makita tayo ng lola. Bilisan mo lang. Yes, sweetheart. Ang mabilis na halik ay katumbas pala ng pag-usad ng isang pagong. Walang pagmamadaling ginawang paghalik sa kanya ni Troy. Parang slow motion sa pelikula at para bang ninanam ng itong maigi ang bawat dampi. Ang pumikit lang ang tanging nagawa ni Vienna kahit paulit-ulit na siyang nahalikan ni Troy.
Bago't papalakas pa rin ang sikdo ng nararamdaman niya, tuwing gagawin nito yun, kumbaga sa alak, mientras tumatagal, sumasarap pa nga yata. Ganoon ang pakilasa niya sa halik ni Troy, nakakalasing pero hindi niya pinagsasawa ang tikman kahit napaulit-ulit. Bago siya tuluyang matangay ng kanyang emosyon, nagawa niyang maihiwalay ang labi kay Troy. Bakit? Tila nagtataka pang tanong ito. Anong bakit? Sa lahat po ng mabilis, yun ang pinaka sa lahat. Sobra ka na po, no? Magtira ka naman para sa honeymoon. Tumawa ng malakas si Troy. Sige na nga, alang-alang sa honeymoon. Kumagat naman, loko-loko. E di loka-loka ka rin kasi pinatulan mo ko. Mali ko sa'yo. Ganun ang suma noon, hindi baling loko-loko, masarap naman humalik. O, ide-deny mo. Palagay ko mahirapan ako matulog nito ngayong gabi. Kinurot niya ito tinulak palapit sa kotse nito. Uwi na sabi eh. Pakisabi mo nga pala kay inay na baka tanghaliin akong pumunta bukas. Dahil mapupuyat ka rin ngayong gabi sa kakaisip sa akin at sa ginawa natin kani-kanina lang? Hindi uy, dahil po maglalaba ako bukas. Tambak na nga labahin ko. Hayaan mo, kapag mag-asawa na tayo, hindi ka na maglalaba. Bakit? Ikaw ang maglalaba? Baka naman ikukuha mo ka ng maraming katulong. Hindi no, magastos yun. Dahil hindi na tayo magdadamit, mas okay yun, hindi ba? Ang bastos nito! Lalo namang natawa si Troy. Alam mo ba, nagustong-gusto kitang tinitingnan kapag nagbablush kang ganyan? Sus, paano mo naman nakita eh ang dilim? Tinitigan lang siyang lalo ni Troy, bigla siyang naasiwa. Troy, umuwi ka na. Baka nag-aalala na sa'yo si Mama. Tila biglang nabalik sa wisyo si Troy. Oo nga pala, masyado ka kasing maganda kaya nakakalimutan ko tuloy ang maraming bagay. Tutuloy na ako. Talagang talaga na, bolero. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Aba, syempre, para sa'yo. Good night. Ako lang ang mapapanaginipan mo mamaya, ha? Panhik na doon sa itas bago ako umalis. Hinintay na nga muna siyang makapanhik ni Troy bago ito sumakay sa sasakyan. Kumaway pa ito sa kanya bago yung paandarin. Papasok na siya ng silid niya nang may kumatok. Tao po! Pagkatapos. Nagbalik ba si Troy? Nang ulitin itong sinabi parang nabosesan niya to. Hindi si Troy. Sino yan? Ako Vienna, si Tristan. Biglang kabang bumundol sa kanyang dibdib. Ginising talaga ni Vienna ang kanyang lolo at lola. Ang mga ito nagpatuloy kay Tristan. Pagkatapos ay sa kusina nagtuloy ang mga ito sa halip na sa kwarto. Ano't ano man ang mangyari ay madali na nilang masusoklolohan ng apo. Alam ng matatanda kung sino at ano si Tristan. Huwag mo sanang ikagalit ang pangangas kung pumarito Vienna, pasimula ni Tristan. Pagpasok pa lang ni Tristan sa pinto at pag-aabot nito ng roses sa kanya ay nagtaka na siya rito. Nagbigay galang ito sa lolo at lola niya at nakakapanibago rin ang paraan ng pagsasalita nito. Tao ka namang pumarito, bakit naman ako magagalit? Salamat naman kung ganun. Ang gusto ko sana ay maging magkaibigan din tayo, Vienna. Patawarin mo na ako sa mga kabustusan ko sa'yo noon. Hindi naman ako kasing sama ng siguro yung pagkakakilala mo sa akin. Si Tristan nga ba ang kaharap niya? Kung tapat ka ba talaga sa gusto mong gawing pagbabago, maaaring nga siguro tayong maging magkaibigan. Noon pa man ay magkakaibigan na tayo, hindi ba? Tayo ni na Troy. Ikaw lang itong tila na iba ngayon. Napayuko pa si Tristan na para bang biglang napahiya. Pinangangako ko talaga sa'yo na magbabago na ako, Vienna. Gawin mo, Tristan. Hindi para kung kanino man, kundi para sa sarili mo mismo. Pag nagawa mo yun, ako ang unang matutuwa. Promise, gagawin ko. Tumango siya at bahagya siya nitong nginitian. Ngumiti rin ito. Noon lang niya napuna na malayo palang itsura nito kay Troy. Ngayong binata na. Maamo ang mukha ni Troy, pero ang kay Tristan tipong mabalasig at matapang. Sa kulay lang yata magkatulad ang magkapatid, parehong tan. Lalaking lalaki ang kulay. Sa tindig at pananamit ay malaki rin ang kaibahan ng dalawa. Formal at disente kung gumayak si Troy, pero si Tristan ay rugged naman. Sa karakter, lalong malayo. Aywan nga lang kung magagawang magbago ni Tristan, bata pa kasi ito ay may pagkabarumbado na. At mahilig mang inis talaga. O ba't mo ko tinitingnan ng ganyan? Ha? Wala. Iniisip ko lang kung ano talagang sadya mo. Para sabihin lang bang magbabago ka na? Biglang umilap ang mga tingin nito. May iba pang dahilan, Vienna. Ano yun? Baka magalit ka kapag nalaman mo. Mas lalo ako magagalit kapag hindi mo sinabi. Tumingin ito ng tuwid sa kanya. Vienna, gusto kong manligaw sa'yo.
Ano? Sa kusina, pati lolo at lola ni Vienna ay nagulat din sa narinig na sinabi ni Tristan. Lihim na nakikinig ang mga to. Sabi ko na nga ba't magagalit ka? Diyos ko, Tristan. Alam mo bang sinasabi mo? Alam ko, liligawan kita dahil gusto kita. Matagal na. Mahal kita, Vienna. Sabi mo'y magbabago ka na. Mas lalo ka pa yatang lumala. Bakit mo ko liligawan? Gayong alam na alam mong pakakasal na kami ng kapatid mo. Mabuti pa siguro umalis ka na. Please lang, Tristan. Bago ko pa makalimutang nakakatanda kang kapatid na magiging asawa ko. Vienna, please. Umalis ka na. Tumayo nga ito. Pero tingin niya ay padabog. Bastos talaga, naisip niya. Walang salitang tinungo nitong pinto at lumabas. Huwag ka nang babalik dito. Sigaw ni Vienna sa lalaki. Talagang umakyat na ang dugo na ulo sa galit. Kinuha niya ang roses na dala nito. Pinagtatapakan yon sa inis niya. Noon lang lumabas ang kanyang lolo at lola. Pilit siyang pinakalma ng mga to. Ang walang hiyang yon. Impakto. Walang modo. Bastos. Napahagulol talaga siya sa sobrang inis at galit kay Tristan. Inilihim pa rin niya yon kay Troy. Ito lang ang gusto niyang protektahan. Kaya mas pinili niyang huwag sabihin ditong papuntang iyon ni Tristan sa kanila. Inakala rin niya na hindi na ito babalik pa. Laking gulat niya nang sa eskwelahan siya puntahan ni Tristan nang sumunod na Lunes. Bigaya nila na schedule noon, pagkahatid sa kanya ni Troy at pagkaalis ulit saka ito dumating. Tulad din nung gabing ihatid siya ng kasintahan sa kanilang bahay. Ayaw niyang gumawa ng eksena sa co-teachers niya, kaya niyaya niya ito sa kantin. Anong ginagawa mo dito? Pigil niya sarili na huwag itong masigawan. Hindi ba sabi ko sa'yo, maliligaw ako? Ang kapal ng mukha mo. Mahina pero may diin ang sabi niya yon. Mahal talaga kita, Vienna. Ikakasal na ako sa kapatid mo, Tristan. Bakit hindi mo ipasok yun sa kokote mo? Matagal pang Disyembre, marami pang pwedeng mangyari. Bago dumating ang kasal na sinasabi mo, Vienna. Nasisiraan ka na siguro ng bait. Dapat sa'yo magpatingin sa spesyalista sa utak. Tumiim ang titig nito sa kanya. Masisiraan talaga ako ng bait kapag hindi ka naging akin, Vienna. Maniwala ka. Pwes, masiraan ka na ng bait dahil mapapatay muna ako bago mangyaring sinasabi mo. Bakit naman naabot pa tayo sa patayan? Kaya nga nandito ako para suyuin ka at paibigin. Handa akong magbago para sa'yo, Vienna. Ibigin mo lang ako. Baliw ka na nga. Isa kang baliw. Isa at huling chance lang hinihiling ko sa'yo, Vienna. Para patunayan ko sa'yong mahal talaga kita at handa akong magbago. Hindi ako baliw na papatol sa kabaliwan mo. Umalis ka na, Tristan. At huwag mo na akong guluhin pa. Huwag mo akong piliting magsumbong pa kay Troy ng mga pinagagawa mo. Umalis ka na. Dumilim ang anyo nito. Waring nagbabantan tingin sa kanya. Hindi kita tatantanan. Baka akala mo, susundan at susundan kita. Magpakatao ka sana sa harap ko tulad ng ginawa mo kay Troy. Yan. Yan ang problema mo, hindi ba? Ingit na ingit ka kay Troy. Nagsiselos ka palagi sa kapatid mo, hindi ba? Hindi totoo yan. Sigaw na rin ito. Napapatingin na nga sa kanilang mga taong nasa kantin. Pero hindi na niya pinansin na mga to. Tahasan kung sasabihin sa'yo. Kailanman hindi mo mapapantayan si Troy. Lalong-lalo na sa puso ko. Naintindihan mo ba? Hindi, Tristan. Tumiim ang bagang nito at mabilis na tumayo. Matalim ang titig nito sa kanya. Ipapakain ko sa'yo yung mga sinasabi mo. Tandaan mo yan, Vienna. Tandaan mo yan. Walang lingon-likod itong umalis. Sa nyugan ng hasyanda, tumuli sina Troy at Vienna pagkagaling sa eskwelahan. Hindi na kasi napigil ang dalagang sarili na sundiin siya ng binata. Umiyak siya ng umiyak. Now, Vienna, Tok, ano nangyari tumiiyak ka ng ganyan? Sa pagitan ng pag-iyak at paghikbi, sinalaysay niya dito ang lahat na nangyari. Magmula pa nung kumprontahin siya ni Tristan sa kusina, nakailang beses na nagmura si Troy sa pagitan ng pagkukwento niya. Galit na galit ito kay Tristan, lalo naman siyang natakot para kay Troy dahil alam niyang hindi ito sasantuhin ng kapatid. Hindi nga ba minsan na nito iyong nasabi sa kanya? Troy, ayokong gumawa ka ng hakbang ikakapahamak mo. Please, Troy, daanin natin sa maayos na paraan ng lahat. Mamamatay ako, Troy, kapag may nangyari sa'yo. Magtutos kami ng baliw na lalaking yun. Timbagang nasabi nito, niyakap niya ito. Sumubsob ang nobya sa dibdib nito at doon siya umiyak. Troy naman, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong isuong ang sarili mo sa kanya. Wala na sa tamang pag-iisip ang kapatid mo. Sinusumpa akong pagiging magkapatid namin.
Simulat sa pool siya ng salot sa pamilya namin, Vienna. Kung noon napagpapasensyahan ko pa siya, hindi ko na siya palalampasin ngayon. Magkamatayan na kami kung magkamatayan. Troy, ayoko! Hindi ako papayag na makapagpatayan ka! Ayoko! Nagwala na talaga siya. Niyakap ni Troy ng mahigpit ang kasintahan. Troy, mahal na mahal kita. Mamamatay ako, Troy. Hindi ko matatanggap kapag may nangyari sa'yo. Shh, tahan na. Walang mangyayari sa akin. Tahan na. Nanginginig ka. Tingnan mo. It's alright. Maayos din natin to. Troy, mangako ka. Mangako ka, please. Hindi ka makikipag-awi sa kanya, ha, Troy? Mangako ka. Okay, promise. Huwag ka nang umiyak. Dala lang na biglang galit ko kaya ako nakapagsalita ng ganun. Mahal na mahal kasi kita at ayoko may nagpapaiyak sa'yo. Noon pa man ay alam mo na yun, hindi ba? Tahan na, sweetheart. Para mapanatag na rin ang loob ko. Nailabas mo ng galit mo. Kaya huwag ka na umiyak, okay? Tumango siya. Pinisil-pisil ni Troy ang mga daliri niya. Hinalik-halikan siya nito sa noo bilang pagpayapa. Sa kabila noonin matagal pa rin bago siya natigil sa pag-iyak. Alam na ba to ng inay? Umiling siya habang pahikbi-hikbi pa rin. Yaka pa rin siya ni Troy. Huwag mo nalang sabihin, maski si mama. Gusto kong ayusin ito na hindi na sila nagagambala pa. Sa mama lang natin ililihim dahil baka makasama lalo sa kalagayan niya. Pero gusto kong malaman ni inay, ano't ano man ang mangyari, mabuti na yung alam niya ang sitwasyon. Saglit na tila nag-isip si Troy, ikaw ang bahala, dadaan tayo sa mga lola. Ipagpapaalam kita, sa villa na muna kita iuuwi. Mas mababantayan kita doon. Troy, ayoko makitang kapatid mo. Sa palagay mo ba'y nasa bahay siya ngayon? Alam na noon na nalaman ko na sa'yo ang nangyari at natitiyak kung hindi siya sa bahay uuwi ngayon. Natatakot ako sa kanya. Kaya nga babantayan kita. Uuwi na tayo. Ayusin mo na yung sarili mo. Baka kung anong isipin ni inay kapag nakita ka sa ayos mo. Sasabihin ko naman talaga sa kanya lahat pagdating natin doon. Kailangan ba ngayon na kagad? Hindi ko na dapat palipasin pa, Troy. Bumuntong hininga ito. Pagkuway lumipat na ito sa driver's seat at binuhay ang sasakyan. Mugtong-mugtuyang mata mo, paano ka pa nga ba makakapaglihim sa inay? Huwag ka na munang papakita sa mama. Tumango si Vienna, ginagap ni Troy ang isang palad niya. Pinisil yun ng madiin. Tandaan mo, Vienna, kahit anong mangyari, mahal na mahal kita. Troy! O, sinasabi ko lang yun dahil yun ang nararamdaman ko. Huwag kang kabahan dyan, matutuloy ang kasal natin sa Disyembre. Pagbibiru pa nito, ngunit lalo lang siyang kinabahan. Pinaandar na nga nito ang kotse. Pagdating sa villa ay kagad nga siyang pinuna ng inay niya. Isinalaysay niya ulit dito habang nakaalalay sa kanya si Troy. Napabuntong hininga lang si Aling Alicia matapos magkwento ng anak. Wala itong sinabi ni isang salita. Basta diyakap lang siya. Alam niyang isinasaalang-alang din ito ang damdamin ni Troy dahil kapatid nga nito ang may gawa ng lahat. Hindi lang ng araw na yon, hindi umuwi si Tristan sa villa. Magmula ng puntahan nito si Vienna sa eskwelahan ay hindi na ito nagpakita pa sa kanila. Pero sa halip na mapanatag, ang loob ni Vienna ay lalo siyang kinabahan. Naalala niyang huling salitang binitawan sa kanya ni Tristan. Sa villa na siya naglalagi. Isang pinsan niyang kinakausap ng kanyang inay para siyang makasama muna ng lolo't lola niya. Hatid sundo naman siya ni Troy sa eskwelahan. Magmula nang magsimula ang klase, isang hapong pauwi sila ay nagpaalam sa kanya si Troy. Malaking project itong isang ito, sweetheart. Pandagdag din sa pampagawa natin ng bahay sa Dasmariñas. Kailan naman magsisimula ang trabaho mo? Next week pa naman yun at pipilitin ko makauwi dito kahit thrice a week. Sa Pasig lang naman ang site. Hindi pa man ay parang nalulungkot na siya. Oh, ayoko ng ganyan ka. Para rin naman sa future natin to. Pero kung talagang ayaw mo, madali ko namang maipapasa sa iba. Aba, hindi. Trabaho mo talaga yan eh. Pero syempre, maninibago akong bigla. Kasi naman ilang buwan na rin tayong laging magkasama, diba? Ginagap ni Troy ang isang kamay niya at pinatong yun sa hita nito. Kaya isang kamay lang nitong nasa manibala. Kung pwede nga lang isama kita doon. Kaso may trabaho ka naman dito. Pero kapag kasal na tayo, aayusin na natin ang lahat. Ngiitian niya to. Troy, nasan na kaya ngayon ang... Si Tristan? Biglang nag-ibang expression sa mukha nito. Sanay na kami doon ng mama. Sa das mga minsan, buwan ang inaabot ng hindi pag-uwi nun. Pero kung akong tatanungin, mas mabuti pa ngang huwag na siyang magpakita pa. Dahil kahit nangako ako sa'yo,
Hindi ko pa rin hawak ang sarili ko kung sakaling magkaharap kami ulit. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga pinagsasabi niya sa'yo. Hindi siya kagad nakapagsalita. Tama nga ang hinala niyang malamig at kalmado lang sa labas si Troy. Pero kumukulo pa rin ang galit nito para sa kapatid. Kapatid mo pa rin siya, Troy. Siguro naman kung hihingi siya ng tawad, maibibigay mo yun sa kanya. Hindi naman ako ganun kabato kung gagawin nga niya yon. Pero I doubt kung gagawin nga niya yon. Hindi ko pa yun narinig na nag-apologize sa amin ever since. Not even once, Vienna. Kahit na siya na talagang mali, ha? Napailing na lang siya. I wish na sana bago tayo ikasal ay magkasundo-sundo na kayo. Matagal na naming dinadasal yan ng mama. Pero ang Puya Tristan ang napaka-war freak. Kapag sinagot na niyang mama ng pabalang, talagang inaaway ko na siya. Madalas mangyari yun. So paano nga ba kami magkakasundo nun? Wala kayang problema ang kuya mo, kaya nagkakaganon? Wala kaming alam. Papaano naman hindi siya nagko-confide sa amin? Paano nga kapag nagkadikit kami nun ng mama, mas nakakalamang ang away kaysa usapang matino? Wala na nga yata talagang pag-asang magbago pang kapatid kong yun. Mabalik tayo sa usapan natin kanina. Ano, payag ka bang ituloy ko yung project na yun? Oo naman, basta mag-promise ka lang na madalas kang uuwi dito. Saka mag-iingat ka dun palagi. Saka huwag akong titingin sa ibang babae. Singit nito. Nanunod yun na naman ng tingin. Pwede ka naman tumingin paminsan-minsan. Kung makakasalubong mo ba, alangan namang hindi mo pa rin tingnan. Tumawa ng malakas si Troy. Tatawa-tawa ka dyan. Baka kamukat ka mukha mo. Mabalitaan ko na lang na naliligaw ka na pala sa iba. Talaga palang selos ang mahal ko. Don't worry, may bisyo kasi itong mga mata ko. Tumitingin lang sa dapat tingnan. Nagkataong ang gusto nitong tingnan nandito. Kaya bulag akong pupunta sa Maynila at may iwan sa iyong mga mata ko. Ayaw mo pa ba nun? Pwede na. Pero ginagawa yun, hindi sinasabi. Wait and see. I will. Saka kung pwede iwan mo na rin yung puso mo, mister. Puso't kaluluwa ko kung gusto mo. At kalahati ng isip ko. Dahil kung buo baka naman wala akong matapos sa trabaho sa pupuntahan ko. Nagkatawanan sila. Pero natitiyak niyang malaking bahagi ng puso niyang malulungkot sa pag-alis ni Troy. Niyakap ni Troy nang mahigpit si Vienna. Sabay siil ng halik sa labi niya. Matagal ang halik nito. At mas madamdamin, hindi siya maaring magkamali. May kalakip ding lungkot ang halik na yun ni Troy. Unang bumitiw si Vienna. Pagtitig niya kay Troy ay nangingilid na rin ng luha sa mga mata nito. I love you, Vienna. Mahal din kita. Dalawang araw nang hindi nakikita ang magkasintahan. Hindi rin tumatawag si Troy. Miss na ni Vienna to. May mga pagkakataon na bigla na lang siyang natitigilan sa gitna ng discussion sa klase kapag naalala niya si Troy. Half day ang klase niya. Afternoon session. Nang umagang yun ay nagpasamang mamasyal si Mama Annie sa kanya. Sanyugan siya nito ni Yaya. Miss mo na si Troy, ano? Bahagya niya itong tinanguan. Hanggat maaari kasi ay ayaw na muna niyang pag-usapan si Troy. Ako rin naman, nanimiss ko ng anak ko. Bihira rin kasi mangyari ang ganitong magkakalayo kami. Ma, tingin ko huy nakabawi na kayo ng lakas. Pag-iiba ng dalaga sa usapan. Oo nga, kaya malaki-malaki ang pasasalamat ko sa Diyos. Nakabuti rin sigurong pag-iinom ko ng mga katas ng dahon at ugat na ibinibigay sa akin ng lola mo. At syempre ang pag-aalaga niyong lahat sa akin. Pero mabuti rin hong natitingnan din kayo ng doktor. Kailan nga ho ba ang susunod na schedule na check-up niyo, ma? Sa katuposan ng buwang ito. At syak na masasurpresa ko ang doktor ko nito. Maiba ko, yung mga papers na kakailanganin sa kasal ninyo, naayos na ba? Inaayos na ni Troy, ma. 4 months pa naman ho bago mag-December. Matagal-tagal pa rin ho ang preparation namin ni Troy. Hindi na matagal yun. At Vienna, ang gusto ko ibigyan niyo kagad ako ng apo, ha? Mas mainam yung sunod-sunod para hindi nalala yung edad nila. Natawa siya. Aba, hindi ako nagbibiro. Ang gusto ko'y madaming apo. Sabi kasi ako sa bata. Ako kasi. Tingin niya yung mukhang nabigla pa si Mama Annie sa sinasabi. Hindi ano, ma. Ang ibig ko sabihin, hindi naging maraming anak ko. 2 nga lang. Lungkot nga bang nakikita ni Vienna sa mga mata ni Mama Annie? Pagkuway nagpaakay ito sa kanya. Lumakad-lakad sila sa pagitan ng mga puno ng nyug. Alam mo anak, isang malaking biyaya ng Diyos ang kakayahan ng isang babae na magsilang ng sanggol. At ito'y dapat ipagpapasalamat ng isang babae.
Kaya nga may papayo ko sa iyo kapag kasal na kayo ni Troy. Gamitin mong kakayahang iyon. Huwag ka sanang papari sa maraming kababaihan ngayon na ayaw magkaanak. Kesyo raw papangit ang figure. Kesyo storbo lang ang babies. Na ang gusto lang ay masarapan pero ayaw mahirapan. Kaya ang resulta, hayun kabi-kabilang abortion. Nagiging kriminal na sila'y nilapas tangan pa nilang biyayang binigay sa kanila ng Diyos. Hindi ho ako papari sa kanila, ma. Una'y takot ako sa Diyos. Pangalawa, tulad din ninyo'y sabik din ako sa bata. Kasi nga ho'y nag-iisa rin akong anak. Saka hindi ko humaatim na patayin ang pinagsamang dugot laman namin ni Troy. Mahal na mahal ko po si Troy, ma. Nakangiting niyakap siya nito. Ngayon pa lang ay nakakasiguro na ako magiging mabuti ang pagsasama niyong dalawa dahil pareho kayo ng pananaw sa buhay ni Troy. Sana nga po, mama. Naalimpungatan si Vienna isang gabi. Nagising siya dahil sa malakas na pagkatok at pagtawag. Ugali na kasi niya mag-lock ng pinto. Sweetheart, I'm home. Napabilis ang bangon niya. Nilang hakbang lang niya ang pintuan. Pagbukas niya noon, ikinabik siya kagad ng yakap ni Troy. Napaiyak siya sa tuwa. Tignan mo to, umalis at dumating ako'y umiiyak. Kasi naman ikaw, bakit ngayon ka lang umuwi? Natatawang pinangko siya nito matapos mailak ang pinto. Ibinalik ulit siya ni Troy sa kama at waring natigilan itong bigla nang maibaba na siya. Bakit? Nagtatakang tanong ni Vienna. Ngayon lang kita nakitang ganyan, sagot ni Troy. Naalala niyang bigla na manipis ang nightie lang ang suot niya. Mabilis niyang pinagkrus ang braso sa kanyang dibdib. Itatago pa, nakita ko na naman, kantsaw ng binata. Pakaramdam niya ay mapulang mapula siya. Bago pa siya nakakilos ay nadaganan na siya ni Troy. Troy! Oh, nagpapanik ka na naman. Hanggang yakap at halik lang naman ako palagi, diba? Pinaghalikan nga siya nito. Kung saan saan yung dumapo. Sandali, Troy. Pigil niya rito. Nagpapapigil naman. Isang linggo ka doon. Bakit hindi ka man lang tumawag? Nagsisimula pa lang kami. Kaya tambakan trabaho. Kaya hindi ako nakauwi kahit minsan tulad ng pangako ko. Sorry. Kaya naman hindi ako tumawag. Natatakot ako na baka pag narinig kong boses mo sa phone ay ura-uradang umuwi ako dito. Lalo kapag iniikan mo pa ako. Akala ko ba ikaw lang naghihirap ang loob? Ako rin po. Sabi nito sa pagitan ng paghalik sa kanya. Alalang alala ko sa'yo. Baka kako kung napano ka na doon at hindi ka man lang tumatawag. Ilang beses na kami kumukontak sa bahay niyo sa Dasmariñas pero walang sumasagot. Uli-uli, huwag mo nang gagawin yun ha. Kung ipapangako mo hindi mo ko iiyakan sa phone, madalas na akong tatawag kahit gabi-gabi pa. Oo, basta tatawag ka lang para hindi ako kinakabahan. Kinakabahan ka talaga? Tumigil to sa paghalik at tumitik sa kanya. Ano pa po? Halos matorture na nga ako. Ngayon hindi kinakabahan? Napakunot noo si Vienna. Tayong dalawa lang dito, nakalak ang pinto. Matagal tayong hindi nakita at higit sa lahat. Nakakabaliw ang ayos mo sa suot mong yan. Hindi ka kinakabahan? Bulong ng lalaki, napalunok ang babae. Lalo na nang iangat ni Troy ang katawan at buong kapangasang, pinagalang tingin sa katawan niya natatakpan ng telang see-through. Bakit naman ako kakabahan? Ikaw naman ang kasama ko. Tiis, natatawa pang sabi nito. Saka mabilis na bumangon, nagpalingalinga si Troy na waring may hinahanap. Ang roba palang katerno ng nightie niya, nasa ibabaw yun ng headboard. Kinuha yun ni Troy at mabilis na tinakip sa katawan niya. Kailangang lumabas na tayo dito bago ako matemp sa'yo. Sabi nito habang tinutulungan siyang makatayo at maiayos ang roba. Sino bang bigla na lang pumasok dito? Ako ba? Paismid na saad ni Vienna. Kaya nga lalabas na tayo dahil kaunting-kaunti na lang at... Naku! Tila pang gigigil pa ni Troy. Malay ko ba naman kasing saksakan ka ng sexy kapag ganyan ang suot mo? Inakay ni Troy palabas ng silid si Vienna. Daman ang dalagang panginginig ng kamay nitong nakahawak sa kanya. Tulad din siguro ng pangangalog ng tuhod niya. Naisip niyang magbiro, pampapatid tensyon. Sorry mister, ikaw naman ang may sabi na kapag hindi mo pa pinapakasalan ng babae, hindi mo. Yun na nga diba, tumigil ka na sa kakasabi niyan. Pasalamat kat may palabra di honor ako. Kung hindi, naku talaga. Natawa talaga siya dito, paglabas na paglabas nila ng pinto at pagkapingid ulit doon ni Troy, ay napakalalim ng buntong hiningang pinaalpas ng binata. Hay, salamat. Ang galing mong lumaban sa tukso, Troy. Sabi nito sa sarili. Hinampas to ni Vienna na malakas sa braso. At sino tukso? Ako? Binantaan siya ng tingin nito. Lagot ka sa akin. Baka akala mo, humanda ka at parurusahan kita ng gusto kapag kasal na tayo. Sa hirap ni inabot ngayon, sa paglaban sa temptation na kagagawan mo.
Ginagawa, pagtatama ng dalaga. Anak ko, huwag mo kong dinidare ng ganyan, Vena. May hangganan ng pagpipigil ko, baka hindi mo alam. Napatras siyang tumatawa nang dumikit ng husto sa kanya si Troy. Eto po, hindi na mabiro, nahawakan na siya sa dalawang braso ni Troy. Nilagay yun sa likod niya at mabilis siyang sinandal sa dingding. Troy, saved by the bell. Mabilis na nilingon ni Troy ang pinanggalingan ng tinig. Ma, dumating ka na pala. Hindi mo malang ako pinuntahan sa silid ko. Sorry ma, akala ko kasi sa linyo to. Kay Vienna pala. Umira pero nanunod yung ngiti sa kanila ni Mama Annie. Pinandilata naman ni Vienna si Troy. Bahagya na lang na umiyak ang dalaga nang umalis si Troy kinabukasan ding iyon. Linggo ng hapon yon. Nangako naman si Troy na tatawag sa phone at pipiliting makauwi kapag weekends. Nang gabing iyon ay kausap na niya ito sa phone. Gaya rin ng pangako niya dito ay hindi na siya umiyak. Ang totoo ay gusto na rin naman niyang sanayin na sarili. Ilang oras din silang nag-usap sa phone. Kung hindi pa siya nagdahilan na inaantok na ay hindi pa nito yon ibababa. Nakatulog siyang panatagang loob ng gabing iyon. Kinabukasan inagis na niyang kanyang inay na naglilinis sa kusina. Kinakalap nitong basyong bote na pinagamitan na. Vienna, halika nga sandali. Bakit inay? Ano ba ire? Parang hindi ko yata natatandaan na bumili ako ng ganiring klase eh. Isang maliit na bote ang pinakikita sa kanya ng inay niya. Dark colored ang bote at basyo na. Kinuha niya yun at binasang label sa labas. Inay, lason ho ito ah, sagot ni Vienna. Lason? Abay bakit nagkaroon ng bote ng lason dyan? Lason ba ng ano? Ng daga ba? Hindi ho. Hindi ho ito pesticide inay. Toxic substance ho pero hindi ko alam kung saan ginagamit to. Pero tsak ko hong lason ito. Abay sino kayang naglagay niyan dyan? At basyo na, ibig sabihin, nagamit na ang laman? Nagkatinginan silang mag-ina. Itanong niyo kaya kay Itay at kay Amanda. Bakit naman bibili ng laso ng Itay mo o kaya si Amanda? At bakit yan pa nila iiwan ng basyo? Parang imposible yata yun. Anak, tama si Aling Alicia. Imposible nga yun. Tiyakin niyo rin ho, inay. Naging palaisipan sa kanilang mag-ina ang basyong boteng iyon ng lason. Nang hapong iyon ay nagkaroon ng urgent meeting sa eskwelahan nila tungkol sa binabalak na pagbibigay ng scholarship grant ng kanilang munisipyo. Madilim na halos nang matapos ang meeting, kaya pare-pareho silang nagkukumahog sa pag-uwi ng co-teachers niya. Hindi nga kasi alam sa kanilang bahay na gagabihin sila na uwi. Nag-aabang siyang mag-isa ng jeep sa tapat mismo ng eskwelahan nang biglang may dumikit sa kanya mula sa likuran. Natural lang ang kilos mo, Vienna, kung ayaw mong bumaon sa tagiliran mo to. May naramdaman nga siyang matuli sa kanyang tagiliran. Hindi man siya lumingon, ay kilalang kilala niya kung sino to. Si Tristan. Bigla siyang pinangalugan ng tuhod pero pilit niyang kinakalaban ng takot. Wala siyang makitang naglalakad sa paligid. Wala rin namang security guard ang kanilang eskwelahan. Dahil public nga. Ano kailangan mo sa akin, Tristan? Alam mo kung ano. Sige, lakad. Yung kotse niyo sa tapat ng poste. Doon tayo sasakay. Napilitan siyang humakbang dahil daman niyang bumabaon ang matulis na bagay sa kanyang tagiliran. Halos kalat-karina siya ni Tristan. Narating nila ang kotseng sinasabi nitong iyon. Mabilis siyang tinulak nito papasok sa sasakyan. Pasadlak halos siya ng mapaupo na bigla na lang itong may tinakip sa ilong niya. Masangsang ang amoy, nalata na siya pagkatapos noon. Nang panumbalikan ng malay ang dalaga ay nasa isang lugar na siya na hindi niya alam kung saan. Hindi yun bahay dahil maraming sako sa paligid. Pinagmasdan niyang mabuti. Ang mga sako bagamat may kadiliman doon. Palay ang laman ng mga sako. Kung gayon inasa kamalig siya? Kamalig ba ng hasyenda? Pinilit niyang bumangon pero hindi niya nagawa. Nakagapos pala ang kanyang mga braso sa kanyang likuran. At pati na rin ang kanyang dalawang paa. Gustuhin man niyang sumigaw ay hindi rin niya magawa. Dahil naman makapit ang plaster na nakatakip sa bibig niya. Gising ka na pala. Lumabas si Tristan mula sa dilim na ilawan ito ng pulang bumbilya. Nakangisi ito sa kanya. Kamusta ka na, Vienna? Hindi mo ba ako na-miss? Pinilig niya ang ulo para imusta ritong sagot niya. Pinabalasik niya ang tingin dito. Mukha itong diablo sa paningin niya.
Poor Vienna, akala mo siguro nakalimutan na kita, no? At humalakak ito na parang nababaliw. Sinikap niya makaupo man lang pero talagang hindi niya maigalaw ang katawan dahil sa sobrang higpit ng pagkakagapos sa kanya. Dumagungdong ang kaba sa dibdib niya nang lumapit sa kanya si Tristan. O bakit mukhang takot na takot ka? Akala ko ba matapang ka ha? Yun pala bahag din ng buntot mo. Lumuhod ito sa kanyang harapan. Nang hawakan siya'y nagpapasag siya ng todo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisgi niya. Napaiyak talaga si Vienna dahil sa tanang buhay niya ay noon lang siya nasampal ng ganoon. Kulang pa yan, Vienna. Ipapatikim ko sa'yo kung paano ko maningil ng pautang. Pahiklat siyang inupo nito. Halos pasadlak na isandal siya sa bunton ng paalay. Saka walang pakundang inihaplos nitong kamay sa buo niyang katawan. Nagwala siya. Diring-diri siya sa hawak nito. Akalain mo bang gumanda ka ng ganyan? Dati payatot ka at pangit. Pero ngayon, nakakabalo ng ganda mo, Vienna. Humanga sa bibig niya ang may takip ang panghas nitong kamay. Kahit na may takip iyon ay minura niya to. Paungol. Ano ka mo? Mabuti siguro tanggalin ko to. Mas gusto ko kasi yung dinidare muna ako ng babae. Bago ko papakin, pahiklas nitong tinanggal ang tip sa kanyang bibig. Hayop ka, Tristan! Pagbabayaran mo to! Baliw! Baliw! Isa pang nakakatulig na sampal ang natikman ni Vienna at nanlilisik ang mata nitong hinablot ang buhok niya. Hindi ako baliw! Sigaw ni Tristan, dinuraan niya ito sa mukha. At ang ganti naman ito ay nakakadiring halik sa bibig niya. Gusto niyang masukan ng tigilan siya nito. Humahalakak itong tumayo at lumayo sa kanya. Balisa na si Alicia, inakyat na nito si Annie sa kwarto. Bakit Alicia? Bakit mukhang hindi ka mapakali dyan? Mula sa pagkakahiga ay napabangon si Annie. Annie, wala pa hanggang ngayon si Vienna ko. Kanina pa siya dapat lumabas ng eskwelahan eh. Hindi ba nagpaalam sa'yo? O nagsabi na gagabihin siya? Hindi nga eh. Abay, saan kaya nagpuntang batang yun? Kinakabahan ako, Ani. Baka ko na paano ng anak ko. Napahagulhul na siya ng iyak. Huwag ka nga munang umiyak dyan. Halika sa ibabat na makapag-isip tayo kung ano mabuting gawin. Baka naman naantala lang ang pag-uwi ni Vienna. Sana nga. Nasaan ba si Barhel? Pinalakad ko na nga pinupunta ko na sa eskwelahan sa bayan. Si Amanda naman ay lumakad na rin. Magtatanong daw sa mga co-teachers ni Vienna. Pagbaba nila ng sala, pareho na silang hindi mapakali ni Alicia. Ito man inababahala na rin. Saan nga kaya nagpunta ang batang yun? Wala pa naman si Troy ngayon dito. Kapag may pupuntahan siya ay nagsasabi naman pero nga, tumunog ang telepono. Si Alicia ang mas malapit doon kaya siya ang dumampot. Nanginginig ang kamay niya nang iangat ang telepono. Hello? Hello inay, good evening ho. Si Troy ho ito. Si Vienna ho? Troy! Napahagulhul na naman ang iyak si Alicia. Inay, bakit ho, inay? May nangyari ba kay Vienna? Inay! Si Vienna? Ano? Inay, sabihin niyo na. Ano nangyari kay Vienna? Inay! Sandali, dumating ang itay mo. Maluhaluhang itsura ni Barhel kapag dakay umiling ito. Wala na si Vienna sa eskwelahan. Kanina pa rin nagsialis sa mga teacher doon, sabi ng janitor. Parang nauupos na kandilang napaupo si Alicia sa sahig. Nabitawan niya ang telepono. Dinampot niya ni Annie. Hello, Troy. Inay, ano nangyari? Ang mama mo ito. Kung makakauwi ka dito ngayon, gawin mo. Hindi ko gustong nangyayari dito. Nawawala si Vienna, anak. Diyos ko, huminahon ka, Troy. Pakalmahin mo sarili mo. Kikilos na kami dito. Mag-ingat ka sa pagparito mo. Ibinaba na nga ni Annie ang phone. Walang inaksayang sandali si Troy sa ilang saglit ay sakay na ito ng kotse. Habang daan ay halos magsikip ng paghinga niya sa sobrang pag-aalala. May kutob na siya kung sino posibleng may gawa ng pagkawala ni Vienna. Isang tao lang naman ang pwedeng gumawa noon. Si Tristan lang. Patawarin siya ng Diyos pero kapag nagkatotoo ang kutob niya ay kalilimutan niyang magkapatid sila at pagbabayarin niya ito ng mahal. Mahigpit ang kapit ni Troy sa manibala. Waring doon nais na ibuhos ang nag-aalimpuyong galit sa dibdib. Kapag may nangyari kay Vienna, papatay siya ng tao. Kahit na kapatid pa niya. Vienna!
Paulit-ulit na sigaw sa isip ni Troy. Hayop ka, Tristan. Baliw ka na talaga. Baliw ka. Papatayin kita kapag sinaktan mo pinakamamahal kong babae sa mundo. Papatayin kita, Tristan. Pinalis ni Troy sa kamay ang luhang nagpapalabo na sa mga mata niya. At lalo pang tinulinan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Lahat na yata ng masasamang salita ay tinawag na niya kay Tristan. Pero walang epekto yun dito. Kaya umiyak na lang nang umiyak si Vienna. O bakit umiiyak ka? Kawawa ka naman, sabi ni Tristan. Baliw, sira ng ulo mo. Tumawa lang ito. Ano bang nakita mo sa Troy na yon, ha? Bakit haling na haling ka sa gagong yon? Ikaw ang gago! At nainggit ka sa kapatid mo, kaya ka nagkakaganyan. Hindi ako nainggit sa tarantadong yon, sigaw ng lalaki. Bakit palagi mo nalang siyang kinakalaban? Pati ako'y gusto mong agawin sa kanya. Hayop ka! Yun ba? Gusto mong malaman, ha? Okay, sasabihin ko sa'yo. Tutal, sa akin ka rin babagsak at hindi ka naaabutan ng gagong yun ng buhay. Pero bago ko gawin yun, iaakit na muna kita sa langit at humalakhak na naman to. Magkakamatayo na muna tayo. Baliw! Tili ng dalaga. Mamaya, honey. Mamaya kita papatayin. Sasarap. Pagkuway, ito ang tandaan mo. Hindi ako naiinggit sa Troy na yon. Galit ako sa gagong yon. Bakit? Gusto mong malaman kung bakit? Dahil wala nang magaling sa mama ko, kung hindi ang hayop na Troy na yon. Talaga nga pa lang yun ang dahilan. Naunawaan na niya ang punot dulo ng pinagkakagano ni Tristan. Inggit, salo sa kapatid at sa baluktot na paraan nitong gustong talunin si Troy. Maliliit pa lang kami. Si Troy ng paborito ng mama. Siyang laging tama at akong palaging mali. Si Papa, siya lang kakampi ko pero pati siya'y nawala pa. Mahal ka ng mamamot ni Troy, Tristan. Maniwala ka. Sinungaling, kahit kailan hindi nila ako minahal. Kinakahiyaan nila ako. Lalo nang maging engineer si Troy, samantalang ako isang dropout dahil ayaw na akong tanggapin ng mga eskwelahan. Ikaw rin na may kagagawa nun, Tristan. Bakit gusto mong iganti sa ibang tao ang galit mo sa mundo? Dahil kayo ang dahilan ng galit ko sa mundo. Ang mama ko, si Troy, ang mga hayop na professor ko sa kolehiyo. At ngayon, ikaw, Vienna. Dahil inibig mong lalaking kinasusuklaman ko. Nalalabuan ka na ng isipan, Tristan. Kayo nagpalabo. Akala nyo kayo na lang ang magagaling na tao sa mundo. Puro kayo na lang ang tama. Si mama, alam mo ba kung bakit sa halip na gumaling siya ay patuloy ang kanyang panghihina? Naisahan ko sila ni Troy. Nilalason ko mama ng unti-unti. Nilalason ko siya. Naririnig mo? Bigla siyang kinilabutan. Di yata't nagawain ni Tristan sa sariling ina. Ngayon inasagot na ang palaisip ang gumugulo sa kanya tungkol sa basyon ng lason. Ina mo siya, Tristan? Paano mo natim na gawin niyon? Hindi ko siya ina! Napaawang ang bibig ni Vienna. Paano ko nalaman, ha? Basta alam ko, pero hindi ko sasabihin sa'yo. Ang kilabot niya ay nadagdagan nang makita niya ang ayos ni Tristan. Nalilisik ang mga mata nito pero tawa ng tawa. Ang mga lumalabas sa bibig nito, parang hindi na rin salita ng isang taong may matinong pag-iisip. Nahihintakutan siya nagpakasiksiksiksik sa sinasandalan. Nang umabanti ito palapit sa kanya. Alam mo, Vienna, ampun lang ako ng mama ko. O nakakatawa yun, hindi ba? Ampun si Tristan. Ampun ako. Ampun! Tila batang nagsasayaw pa ito sa harap niya habang sinisigaw yun ang paulit-ulit. Natatakot siya kay Tristan pero awang-awa rin siya rito. Kung totoo man ang sinasabi nito, yun sigurong matagal na nitong kinikim-kim sa dibdib. Hindi nito matanggap ang pagiging ampon. Yun din marahil ang natanim sa isipan nito na dahilan kung kaya nito iniisip na hindi ito mahal ni Mama Annie. Na si Troy ang paborito ng ina dahil ito'y ampon lang. Ipaintindi man ngayon kay Tristan ang lahat, parang huli na yata. Apektado na utak nito. Baliw na si Tristan. Mayamay tumigil sa pagsasayaw si Tristan. Lumuhod ito sa harapan niya at ngising-ngising tumingin lang sa kanya. Ang ganda-ganda mo talaga, Vienna. Ang sarap mong mahalin pero hindi ka na mapupunta kay Troy. Akin ka na. Kawawa naman ang bata at hindi na mapupunta kay Troy. Bebe. Tumawa na naman to. Pero nang matitigan niya itong mabuti, nakita niyang umaagos ang luha ni Tristan sa pisngi. Tristan, gusto niya itong yakapin sa tindi ng awa niya. Nawalang biglang takot niya sa kinikilalang kapatid ng nobyo, nanginid na rin ang kanyang luha.
Tristan, mahal ka namin, maniwala ka. Mahal din kita, Tristan. Pero bilang kapatid, bilang kuya, Tristan. Tumigil ito sa pagtawa at tumitig sa kanya, lumuluha pa rin. Tristan, mahal mo. Vienna, oo Tristan, mahal din kita, mahal ka ni Troit ng mama mo. Humikbi ito, umiling ng sunod-sunod. Pero kay Troy ka pakakasal, hindi ba? Hindi mo naman ako mahal? Pumatak na nga ng tuluyan ang luha ng dalaga. Walang lugar na malayo sa may hinahabol. Mahigit isang oras lang ay narating ni Troy ang villa mula sa Maynila. Troy! Nasabik na sa lubong ni Annie. Mama, ano na nangyari? Kaagad na tanong ng anak. Naitawag na namin sa pulisya, anak. Hinahanap na nila ngayon si Vienna kasamang itay Wilhelmo. Inay, bugtong mga mata't nakatingin lang si Alicia sa kawalan. Wala siya sa wisyo, Troy. Pabayaan na muna natin siyang ganyan kaysa sa naghisterya siya sa kakaiyak. Hahanapin ko sa Vienna, mama. Malakas ang kutob ko may kinalaman ditong anak niyo. Aaminin kong ganyan din ang kutob ko. Ipinagtapat sa akin kanina ni Alicia ang nangyari noon na inilihim niyo sa akin. Anak, huwag mo na sanang ilagay sa kami mo ang batas at isipin mong kapatid mo rin si Tristan. Hindi na sumagot sa ina si Troy. Nagmamadaling lumabas ulit. Mag-ingat ka, anak. Sigurado ang landas na tinutumbok ng sasakyan ni Troy. Malakas din ang kanyang kutob na alam niya kung saan matatagpuan si Vienna. Kung hindi siya nagkakamaling si Tristan nga tumangay kay Vienna, isang lugar lang alam niyang pagtataguan nito. Doon sa madalas ng pagtaguan noon ni Tristan kapag napapagalitan ng mama niya tuwing nagbabakasyon sila sa hasyenda. Sinagasa ni Troy ang madilim na talahiban. Sa kamalig, sinikap ni Vienna na pagbalubagin ang loob ni Tristan. Nawala ng bagsik sa anyo ni Tristan, tila bata nga itong humahagulhol ng iyak habang nagsusumbong sa kanya. Awang-awa talaga siya. Tristan, kung kakalagan mo ako, ang tali sa mga kamay at paa, mayayakap kita. Gusto kong ipadama sa iyo sinasabi ko na mahal din kita, bilang kapatid. Tumigil itong bigla sa pagnguy-nguy, bumalasik ulit ang mga mata nito. Gusto mo akong isahan ano? Hindi, Tristan, bumalik ang takot nito. Para lang kako makapag-usap tayo ng husto. Ayaw mo ba ng ganun? Inuuto mo ko, no? Pag kinalagan kita, bigla kang tatakas. Tapos iiwan mo ko. Tapos mawawala ka na sa akin. Hindi mo ko mahal. Si Troy ang mahal mo. Sinungaling. Sinungaling ka! Nabigla siya na sampalin siya ulit nito. Halos mahilo siya sa lakas. Pakiramdam niya'y umikot biglang tingin niya. May nadama siyang umaagos na mainit sa isang dulo ng bibig niya. Dugo, maawa ka sa akin, Tristan. Sigaw niya ng akmang sasampalin na naman siya nito. Papatayin na muna kita bago ka mapunta kay Troy. Huwag, maawa ka sa akin, Tristan. Sasakan na lang siya nito na biglang kumalabog ang pinto ng kamalig. Nasira yun. Troy! Si Vienna. Bahagya pang nasilaw sa liwanag si Troy. Vienna, huwag kang lalapit. Bumalikwas kaagad si Tristan. Hayop ka, Tristan. Papatayin kita sa ginawa mong ito. Wala siya sandata, Troy. Binigwasan ng suntok ni Tristan ang kapatid sa pulsa pa nga. Hayop ka? Galit na sigaw ni Troy. Nagdidilim ng tingin niya pero pilit siyang dumilat. Kitang-kita niyang pangbubuno ng magkapatid. Duguan na si Tristan pero ayaw pa rin itong tigilan ni Troy. Troy, tama na! Maawa ka sa kapatid mo! Wala akong kapatid na ahas. Itong bagay sa'yo. Hindi talaga ito titigilan ni Troy. Kaya naisip niyang magdahilan. Troy, ayaw tumigil sa pagdudugong labi ko. Parang dinuhusan ng tubig ang nag-aapoy na galit ni Troy. Ilang hakbang lang at nasatabi niya na ito. Putok ang labi mo, Vienna. Sinamantala ni Tristan ang paglapit sa kanya ni Troy. Susuray-suray itong tumakbo palabas. Siyang pagbaling ni Troy at takmang habulin to. Troy, pabayaan mo na siya. Nakikiusap ako sa'yo. Halos magnalit ang mga ngipin ni Troy pero nakinig din to sa kanya. Niyakap siya dito ng mahigpit. Kalagan mo na ako. Tumalima to. Paano mo nga pala nalaman? Tumawag ako sa villa. Sinaktan ka niya, Vienna. Nagihirap ang loob nito na sipati ng mukha niya. Magagamot din ito, Troy. Natuluyan na si Tristan. Baliw na siya, Troy. Wala akong pakialam sa hayop na yon. Kailangang maiuwi na kita. Kagad siyang pinangko nito. Papalabas na sila ng kamalig nang humahangos na sumalubong sa kanilang mga pulis at si Verhel. Itay! Vienna, anak! Yumakap siya dito kahit pangko siya ni Troy. Nasaan ang may kagagawan nito? Tanong ni isang pulis. Habulin niyo, nakatakas ang hayop na kapatid ko.
Tsak na hindi pa yung nakakalayo, ani ni Troy. Huwag, mamang pulis kung maari hoy, sa villa na lang kayo magpunta. Doon na ho ako magpapaliwanag. Huwag niyo na ho siyang habulin. Pero Vienna, sa bahay na ako magpapaliwanag, Troy. Sigurado ba kayo, miss? Tayo niyang habulin namin ang kumidnap sa inyo. Hindi ho ako kinidnap, mamang pulis. Medyo, hindi lang ho kami nagkaintindihan ng bayaw ko. Nagtatanong ang tingin sa kanya ni Troy pero hindi na ito umimik. Itay, sa kotse na ho kayo sumakay. Sa halip ay sinabi nito. Pagdating nila sa villa, umiiyak siyang niyakap ng inay niya at ni Mama Annie. Kasunod din nilang dumating ang mga pulis. Ang buong akala ni Vienna ay umiiyak ang mga to dahil sa tuwa't nagbalik siya ng ligtas bagamat may tinamong sugat. May iba palang dahilan, ang suicide letter ni Tristan na natagpuan ni Mama Annie sa silid nito. Dear Mama Troy, sa sandaling mabasa niyo sulat na to, siguro'y wala na ako. Pero umalis ako sa mundong kasama ang babaeng mahal ko. Sayang, paano ko nga ba makikitang iniiyakan yung bangkay ko? Mama, mahal kita kahit hindi mo ko mahal. Kung alam mo lang sana, mali nga lang siguro ko ng pagpapadama noon sa'yo. Ipakita ko man marahil sa'yo, hindi mo rin naman mapapansin. Kasi mas mahal mo si Troy kaysa sa akin. Alam ko yun, pero totoo namang hindi ko matanggap. Kaya naman pala, dahil ako'y ampun mo lang. Nahalungkat ko minsan ang gamit mo, Mama. At hindi sinasadyang nakita kong adoption papers ko. Bakit nilihim mo sa akin, Mama? Sana hindi na ako nanghula noon kung bakit mas mahalaga sa'yo si Troy kesa sa akin. Ngayong alam ko na, hindi na ako magtatampo sa inyo. Mahal kita, Mama, at gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Ako ang may kagagawa ng unti-unti mong panghihina. Dahil unti-unti ko rin nilalagyan ang laso ng gatas na pinapainom kong pilit sa'yo. Patawad, Mama. Tsak na pagdudusahan ko mga kasalanan ko sa'yo sa impyerno. Troy, kapatid ko, mahal din naman kita kahit na madalas ay nag-aaway tayo. Natatandaan mo pa ba nung mga bata tayo, madalas inaagawan kita ng laruan, hindi ba? Pero sa halip na magsumbong ka kay Mama, ay tumatahimik ka na lang. Naiinggit ako sa kabaitan mo. Patawarin mo rin ako, kapatid ko. Kahit nasa turing lang. Dahil hanggang sa huling sandali ko sa mundo ay inagawan pa rin kita. Tinangay ko si Vienna dahil mahal ko siya. Mahal na mahal, mga bata pa lang tayo. Pero hindi ko masabi sa kanya. Kasi alam ko na hindi niya ako papaniwalaan. Baka isumbat pa niya sa akin ang madalas kong pangiinis at pagpapaiyak sa kanya noon. Isa pa, alam ko namang ikaw talagang mahal ni Vienna. Natalo mo na naman ako doon. Tawagin mo na akong sa Kim Troy. Tatanggapin ko, total, patay na naman ako. At least namatay ko yakap ang mahal ko. Makamandag ang pag-ibig ko kaya naisip kong sa lason tapusin ang buhay ko at ng mahal ko. Patawad, Troy. Nagkataon din na mahal kong babaeng mahal mo. Maswerte ka pa rin dahil alam kong patayin ko man si Vienna. Mamamatay siyang ikaw ang nasa puso niya at hindi ako. Mama, Troy, patawad. Bago ko pa inumin ng lason si Vienna, hihingi na rin ako sa kanya ng tawad. Huling kahilingan sana kung pwede, ilibing niyo kami na magkatabi at kung may puwang pang isang tulad ko sa langit, ipagdasal niyo na lang na sana ako sa Diyos. Paalam. Nagmamahal sa inyo, Tristan. Mama, binabasa niyo na naman palang sulat na yan. Tinig ni Troy ang bumasag sa katahimikan ng silid ng ina. Mabilis na nagpunas ng luha si Annie, tinago nitong sulat sa ilalim ng ita. Nakaupo ito noon sa gilid ng kama. Troy, hindi na. Ma, hindi na dapat balik-balikan ang pangit na bahagi ng nakaraan. Ang dapat doon ay pininidnat, ituwid sa kasalukuyan kung pwede pa, sabi ni Vienna. Tama si Vienna, Ma. Mabuti pa'y ako na magtago na sulat na yan. O kaya'y sunugin ko na lang. Huwag, Troy. Paramis hindi ko na ulit ito babasahin. Pabayaan mo na lang ako na magtago nito. O mukhang bihis kayo, ha. May lakad ba kayo? Ipapasyal ko si Vienna, Ma. Ganun ba? E di lumakad na kayo. Baka ho gusto niyo sumama. Ani yan ito sa ina. E di naging istorbo lang ako. Sige na, magsilakad na kayo. Humalik na muna sila ni Troy kay Ani. Hiniling ni Vienna kay Troy na dalawin muna nilang puntod ni Tristan. Pumayag naman ito pagdating nila sa Memorial Park. Nagtulos sila ng dalawang kandila. Sa puntod at tahimik silang umusal ng dalangin para sa ikakatahimik ng kaluluwa ni Tristan. Magmula nang maganap ang pagkidnap ni Tristan kay Vienna, at ang pagtakas nito, inaabot pa ng 3 araw bago natagpuan ang bangkay nito sa ilog sa kabayanan. Lumulutang at magana. Hindi nga natupad ang plano nito gaya na nakasad sa sulat.
Namatay rin si Tristan sa ibang paraan. Ipinalibing ito ng tahimik sa Memorial Park. Sana matahimik ng kaluluwa ni Kuya Tristan, malungkot na wika ni Troy. Sana nga Troy, mapatawad sana siya ng Diyos sa kanyang mga kasalanan, sabi ni Vienna. Bumuntong hiningang binata, kung minsan parang mahirap ding intindihin ang mga pangyayari ano. Kung sa bagay, sabi nga ng mama, lahat naman daw na nangyari nakatakda na. Kung pwede nga lang sanang ibalik ang panahon, at kung pwede rin sanang idiktang mangyayari ano. Troy, kung mayroong isang bagay na po pwede mong baguhin sa buhay niyong mag-anak, anong gusto mong baguhin? Saglit siyang tinignan ni Troy, saka tinuong muli ang tingin sa puntod ng kapatid. Yung tagpong nakita ni Tristan ang adoption papers niya, sana hindi doon yun natapos. Sana'y binuklat pa niyang ilang envelope ng mama, di sana'y nakita rin niyang adoption papers ko. At nalaman niyang pareho lang pala kaming ampo ng mama at papa namin. At sana hindi rin nalaso ng hustong isipan niya, na iyon ang dahilan kung bakit akala niya hindi siya mahal ng mama. Lumungkot na naman ang anyo ni Troy. Inakbayan to ng dalaga. Troy, ikaw ba'y may tampong nadama sa mama mo na mapilitan siyang ipagtapat sa iyong lihim na yon? Tungkol sa pagkatao niyo ng magkapatid. Nagulat ako syempre, all the while kasi alam ko na silang tunay kong mga magulang, naamin ni Kuya Tristan. Pero wala akong pagdaramdam kay mama. Alam ko may pansariling dahilan siya kaya kung bakit niya ginustong ilihim yun sa amin. Mahal ko kasi sila ng papa. Alam mo ba kung anong gagawin ko? Kapag nagkataong akong unang nakatagpo ng adoption papers na yun? Sa halip na si Kuya Tristan? Ano? Hindi ko ipagtatapat kanino man, maski kay mama. Susunugin ko yun, para ang lihim na yun ng aming pamilya ay mananatiling lihim na. Pinahanga ni Troy si Vienna sa sinabing yun. Hindi lang pala pusin itong malawak magmahal. Malaki rin palang pangunawa ng lalaki. Ngayon ko lang din naunawaan, Troy, ang sinabi noon sa akin ng mama, na malaking biyaya raw ng Diyos sa isang babaeng kakayahan itong magkaanak. Yun pala'y wala siyang ganong kakayahan. Ganun na nga, alam mo hanga rin ako sa pagsasama ng parents mo. Marami sa mundo may kasong tulad ng sa kanila at ang karaniwang nangyayari naglolo ko sa dalawa. Pero ang parents mo hanggang sa huling sandali ng papa mo, through thick and thin sila, ano? Dahil mahal ng papa ang mama, sana ganun din tayo, Troy. Pero hindi to umimik. Troy, sabi ko sana matulad din tayo sa mama at papa mo. Iniwas nitong tingin sa kanya. Troy, sa kaso ng parents ko, ang mama ang may pagkukulang. Sa kaso natin ay ako. Kaya hindi ko masasagot ang tanong mo, Vienna. Napamaang siya sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Bumuntong hininga na naman si Troy. Pagkuha na hinawakan siya nito sa magkabilang balikat, kaya nagkaharap sila nito. Malungkot ang mga matang tumingin sa kanya. Vienna, kung ang damdamin ko sa'yong itatanong mo, tuwid kitang masasagot. Mahal na mahal kita at kahit ano'y gagawin ko para sa'yo. Pero ang damdamin mo, hindi ko pwedeng saklawan yan. Ano man ang maging desisyon mo, ang sarili mo lang ang dapat magdikta nun. Hindi dapat kasangkot ang ibang tao, maski ako pa. Troy, hindi kita maintindihan sa sinasabi mo. Huminga to ng malalim. Okay, maybe I'm beating around the bush. Look, Vienna, paano ka pakakasal sa isang lalaki hindi alam kung sinong tunay ng mga magulang? Napaawang ang bibig niya sa hindi inaasahang dahilan kung bakit pala ito nagkakaganoon. Troy, bakit kailangan isangkot yung sinasabi mo sa relasyon natin? Dahil hindi natin pwedeng takasan ang katotohanan yung Vienna at malaki ang pwedeng ibunga nun sa ating pagsasama kung sakali. Anong sabi ng mama? Patay na raw ang tunay na parents mo, hindi ba? Sa ampunan ka raw nila nakuha, hindi ba? Patay o buhay, kailangan ko pa rin malaman kung sino sila. Naintindihan mo ba ako? Pinangiliran na siya ng luha. So, dahil doon, ayaw mo na akong pakasalan, ganun? Hindi ganun, Vienna. Ang gusto ko lang ay maituwid na munang dapat kong ituwid. Tinitigan niya ito ng malalim. Mahal mo ba talaga ako, Troy? Yun totoo. Ani ang pigil ng pag-iyak. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Kung ganun, hinihingi kong burahin mo sa isipan mo na magkakaproblema ka sa akin dahil sa sinabi mo. Vienna, hindi pwedeng basta ganun na lang yun. Ipiniksi ni Vienna ang balikat na hawak ni Troy, tumalikod siya at lumayo. Dumikit siya sa puntod ni Tristan. Tuluyan na siyang naiyak. Kuya Tristan, sana pala natuloy na lang ang plano mo. Sana pinainom mo na lang ako ng lason. Tutali, hindi naman pala ako totoong mahal ng kapatid mo. Vienna, narinig mo naman siguro.
Gusto na niyang umurong sa kasal namin kasi raw hindi niya alam kung sinong tunay niyang magulang. Tama ba yun, Kuya Tristan? Ano bang pakialam ko kung anak pa siya ng pusakal na mamamatay tao o ng magnanakaw? Ano bang kiber ko kung anak siya ng belyas o prostitute? Hindi naman mahalaga yun, hindi ba? Kuya Tristan, ang mahalaga lang naman yung damdamin namin sa isa't isa, hindi ba? Hindi na yata talaga ako mahal ng kapatid mo, Kuya Tristan. Pero siya, mahal na mahal ko naman kahit nga ganito lang kami kahirap. Kahit na utusan niyo lang ang inay at itay ko, hindi naman ako nahiyang mahalin siya. Vienna, sa isang iglap ay kinabig siya ni Troy. Pinaghahalikan siya nito ng katakot-takot sa mukha. Misty ang mga mata nito nang tumitig sa kanya, nakangiti na. Tama nga yata si Kuya Tristan na dapat akong kaingitan dahil mahal na mahal nga pala ako ng isang tulad mo. Nilabian niya ito habang pahikbi-hikbi siya. Pinunasan ni Troy ang luha niya. Akala mo kasi katulad ako ng ibang babae dyan na may reserbasyon kung magmahal nang mabuti lang ang kayang tanggapin. Hindi kasali yung kapangitan ng kapwa, sagot ni Vienna. Mahal na mahal kasi kita. Kaya ang lagi kong iniisip ay yung the best para sa'yo. Hindi ibig sabihin na nun. Kahit hindi akong the best, tatanggapin mo pa rin ako maging asawa mo. Ang kulit! Pagmamaktol niya, natawa na si Troy, niyakap siya ng mahigpit at siniil ng mariing halik sa labi. Sandali! Pigil ng dalaga. Bakit? Takang tanong ni Troy. Mangako ka na muna sa Kuya Tristan. Anong sasabihin ko? Napakamot pa to ng ulo. Namamahalin mo ko ng tapat at hindi pa iiyakin. Sabihin mo. Promise, Kuya Tristan, mamahalin ko si Vienna ng tapat at hindi pa iiyakin. Nang hindi ka natitingin sa iba at na hindi na ako titingin sa ibang babae, naaalagaan ko siyang mabuti. Nabibigyan ko siya ng maraming anak. Nabibigyan ko siya ng yearly honeymoon. Na lagi ko siyang i-date. Nagagawin ko siyang reyna ng aming palasyo. Saka ako nalang dadagdagan yun, Kuya. Baka hapunin kami dito sa dami ng gusto kong gawin kay Vienna. Saka syempre, yung iba nun censored na sa'yo. Sa amin nalang dalawa yun. Yun bang behind closed door na? Eto po o, ang bastos. Tinapik niya ito sa pisngi. Kailan ako naging bastos, Kuya? Saka nga pala, Kuya, hindi ka naman siguro magagalit kung itutuloy na namin ang kasal sa December, hindi ba? Nakita mo naman kung gaano kaganda at kasexy ito magiging misis ko. Paano pa ba naman ako makakapaghintay ng isang taon nito, Kuya? Sabik na akong, Troy! Totoo naman ah. Namula ng gusto ang dalaga, natawa lalo si Troy. Kuya, nagbablush na naman ang hipag mo. Alam mo bang isa yun sa pinakagusto ko sa kanya? Ibig sabihin kasi tinatablan na rin siya ng pagbablush niya. Hindi ba ganun yun, Kuya? Troy ha, tumigil ka na. Pagpipigil ni Vienna, nabato ka ng katipan. Halika na nga, iuwi na kita, aya ni Troy. Mamamasyal pa tayo, Troy. Saka na lang. Bakit? Maang natanong ng dalaga. Alangan ng pasyalan na gustong-gusto kong gawin sa'yo matagal na. Ano? Doon sa kwarto. May privacy tayo doon. Ano ka, siniswerte? Inirapan niya ang lalaki. Hindi nakapalag si Vienna nang silin siya ulit ni Troy ng halik sa labi. Matagal yon. Matagal na matagal. Nang biglang umihip ang malakas na hangin, bumitiw sa kanya si Troy. Nakita nilang namatay ang sindi ng kandila. O sabi ng kuya mo, umuwi na raw tayo. Nainggit lang daw siya sa atin, si Vienna. Nagkatawanan sila. Kapit kamay silang naglakad ni Troy palayo sa puntod ni Tristan. Thanks, Kuya, sa pagtuturo mo ng leksyon sa akin. Pangako, aalagaan kong babaeng pareho nating mahal. Binigkas yun ni Troy habang sila'y naglalakad, kasabay ng pagpisil sa palad niyang tanga nito. At naniniwala siya ng buong puso sa pangakong binubulong nito sa hangin. Simula yun ang pagtutuwid nila ng mali. Ngayong nabunyag ng mga lihim na mga nagmamahal sa puso. Dito na po nagtatapos ang ating maikling kwento. Sana po'y nagustuhan nyo at may aral kayong nakuha dito. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta. Muli po magkita-kita tayo sa susunod pa nating mga istorya.